sa buong kabuluhan, naghanap na ang allies. 9:01, ha? At ako niyong papa mga kaibigan, bumabara sa inyo na. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. This is Papa Jack's True Love Conversations Nationwide. Sa inyo mga talapita na ang inyong papa, kapitin nyo hanggang mamaya, hanggang abutin tayo ng umaga na pinag-uusapan nyo, wala namang kamatayang topic na love. Yan, love lang, love. Walang ibang. Ganun lang, mga kaibigan, na walang ekonomiya, walang tungkol sa kung ano man, walang networking. Love. Wala lang, bakit? Pag-ibig lang, purely, ha? Oo. Sa inyo mga talabitan, ang superior ng mga pem-pem, mga duguan, sugatan, at yung mga niloko ng mga pinagkatiwalaan nila ng, as in, everything. Yan, ha? Yung like, yung mga angkanta nila nung time sila pa, I give my all pa ako. Eh, naghiwalay. Ang kanta na ay, I have nothing pa. Ako po, si... Papa! To TLC. True Love Conversations. TLC. Life is a journey. And I believe, mga kaibigan, that love is also a journey. Kumbaga, side trip ba? Oh, bahagi ng buhay, paglalakbay sa buhay, ang pag-ibig. Pero, and love in itself, mga kaibigan, is like a journey. Maiksiyan nga lamang. Di ba? Napagod ka ba sa biyahe? Natuwa ka? Naging masaya ba? Did you enjoy? Di ba yung mga nakita mo, nakilala sa daan na yan? Di ba? But then again, unlike life, na pag tinanong ka kung kamusta ang naging buhay mo, di ba? You cannot just go ahead and comfortably reply kung ano naging bottom line yan. Pero sa pag-ibig, naging malubak man yan kung ang katabi mo ay taong nagpapasaya sa'yo. Naging makanto man yan, lubak-lubak, paliku-liku, urong sulong, atrasabante, pero ang katabi mo ay taong, aba, may kapangyarihan magpadibok ng puso mo, bottom line, masaya pa rin. Sa mga may biyahe po tonight, mga kaibigan, na merong katabi na nagpapakilig sa kanya, enjoy your journey and please do everything you can para yung katabi mo ma-enjoy din niya, hindi lang ikaw. After all, mga kaibigan, life is a journey, your journey, but love is a journey as well, pero kayong dalawa na involved. Tawagan niyo ako 83-61-71 or 1-800-10-100-5683. Oras, mga kaibigan, sa buong kapuluhan, it gets 9:22 this evening of Wednesday. Maligayang mag-body sa lahat ng mga nilalang na may love life. Kung wala kang love life, o kasama kang sa binati ko. Ano magdampo? You are included. Yung mga nilalang, mga kaibigan, na nangangarap na sagutin sila ng nililigawan na today. Yee! Sana nanligaw ka ng personal, ha, kung kaya naman. Hello po sa mga dalagang nagtiwala dun sa ano, dun sa posibilidad na baka mahal sila ng kanilang ginawa. Ang tanging naging effort lang naman ni Kuya ay mag-like ng status niya. Daming ganyan eh, no? Oh. Mahal po niya ako kasi po nagla-like siya ng status ko eh. Lahat po lang i-status ko, kuno-commentan po niya ng smiley. Galing ha? Ganda. Iba ka, ha? Color na? Ano ba yan? Balak ko pa namang sabihin sa inyo lahat, di ba, na maglaba tayong damit gamit ang Pride Barreta with Stain Away Formula. Mabuti ang labad at matagal matunaw ang Barreta. Pride Barreta with Stain Away Formula, mga kaibigan. Handog at gawa ng ACS. Ang ACS din ang
may handog at may dala sa atin, mga kaibigan, ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit at may malasakit. Oh, ito pa recommended ng Philippine Nurses Association. Sa panga, Philippine Nurses Association. Yan. Naubulol ako. Dapat pala hihinga ako sa part na yun. Happy Wednesday, everyone. Baklaran din ang pagkaka, ano, ang araw na ito sa mga deboto ng Redemptorist Church. Ingat-ingat, ha? Yung mga habol ng before, ano, mag-alas 12. Ingat-ingat po, ati. Pag-pray nyo naman ako, ha? Oo. Makakaganti rin ako sa pag-pray mo. Ipag-pray din kita, promise. Yung mga nakikinig sa ating mga kaibigan na nasa ibayong dagat, hello po sa inyo lahat. Ang number na tatawagan mo if you wanna call from abroad is the Manila line. It's the 832-6171 line, ha? Oo, yung area code at country code, bahala ka na, alam mo na yan. Tumatawag ka naman lagi dito, di ba? Sa Pilipinas, yung jowa mo na sinabihan ka last time, padala ka naman ng cellphone bago. Tapos ikaw dyan, oo, ha? Wala kang ibang ginawa kundi magtrabaho pero binigyan mo siyang cellphone. Uy, bait mo. Diba? Yan ang malapit na part. Binigyan mo ng phone, ikaw hindi man lang matext. Ah? Kawawa. Mga kaibigan, paano basahin to? Say? Hello, Say? Hello, Baba Jack. Good evening po. Good evening. Good evening po. Good evening. Good evening po. Yeah. Say. Apa? Ano spell ng pangalan mo? S-E-double-I po. Pangalan mo talaga yan? Ay, hindi po. Nickname lang po. Tawag lang po sa akin. Ah, dinawag ka ng Say tapos ikaw nag-invent ng spelling niya. Hindi. Oh, parang ganun na rin po. Ano naging Say yan? Short for Hazel po. Ang spelling ay S-E? Hindi po, S po, as in sun. S-E-I-I. Opo. Paano naging Say yan? Ano po ba dapat? S-E-Y? Hindi ba S-E-I-I? Opo. Ano yun? Pound. Ano lang mo, parang name. Ewan ko, basta bahala ka dyan. Ate, pa. May 20 ka ba dyan? Meron po. Bigyan ko lang sa batang maingay dito. Nung bata ako, pag may ano, pag maingay ako, tantrum, bigyan ako ng 5 piso, patahimik ako. Eh, bihira may magbigay. O, di walay. Walay. Anyways, say? Pa. Estudyante. Hindi po. Ano? Nag-work na po. Ano work mo? CPA po. Ala! Oh yeah, close tayo. Audit kita, Papa Jack. Ha? Audit kita. Sige. Well, I pay, ano ha? I pay right tax. May right taxes ha? Ah, okay naman po. Oo. Good. kaya ako may karapatan akong magalit pag lubak ang kalsada. Opo. Dahil nagbabayad ako ng tamang buwis. Opo. Di ba? Opo. Nasaan mga buwis namin? Diba, no? Opo. Wala lang. Anyways, saying, ikaw ay napatawag kasi? May i-consult po regarding dun sa BF ko na hindi ko po kasi alam kung mag-work out pa po yung relationship po namin. Ha? Wala na yan, break na yan. Just... Hala, ganyan agad yung music, Papa Jack. Anong gusto mo, ragamuffin girl? Ragamuffin girl! But she's my ragamuffin baby girl. Gano'ng katagal lang yung jowa mo? Kaka 7 months lang po kahapon. Bago lang pala. Apo. Pang ilang jowa mo yan? Pang-fifth po. Pang-fifth. Apo. Saan mo nakilala? Yung pinsa niya po, kilala ko po. So, parang dahil po doon sa pinsa niya. Okay. Gano'ng katagal ka niligawan?
Mga 1 month din po. 1 month? Tagal din. Ganda mo? Hindi naman po. O, di hindi. Hindi ka maganda. Madali akong kausap. Pag sinabi kong maganda ka, ayaw mo o di hindi. Apo. Ayaw na bilitin. Ikaw nakakaalam yun. Apo. Say. Pa. Ano problema niyo? Kasi po, una po, parang smooth sailing pa yung, okay pa yung ano, yung relationship. Then, kinalaunan, parang hindi na po nag, tawag dito, parang hindi na po nag-work ganun. Ano nga issue? Ano po eh, nagalit lang po dahil sa parang feeling niya na pa asa ko po siya sa work. Ano daw? Na parang ano po, parang feeling niya po napaasa po siya sa work. Nagalit siya sa iyo. Opo, opo, yun po. Kasi napaasa siya sa work. Bakit? Ano kinalaman mo doon? Ikaw ba employer? Hindi po, parang yun nga po eh, yung sinasabi na hindi. Parang natulungan ko po sana. Ah, okay. Ayun po. Did you promise that to him or he opo, asked? Eh. Ah, medyo okay. Nasa ganung ano po, nasa ganung sabi din po. Okay, ano ba pinangako mo sa kanya? Na hanapan po siya ng work. Ay, ikaw maghahanap for him. And ano po, parang at the same time, parang ipapasok. Agad. Okay. Ayun po. Ah, ikaw backer. Opo, parang gano'n. Referral po, gano'n. Yan. Hindi, backer yan. Ay. Kasi kung referral natin, ba't siya magtatampo? Kasi, di ba? Kaya, opo, kaya sumamalob niya kasi inaasahan niya na meron kanilang sa loob. Diba? Iba yung referral na nakaibigan. Ang referral, eh, di ba? You're just giving a recommendation na okay po itong taong ito. Opo. Diba? Kung baga character reference ka lang. Right? Tama? Opo. Okay. Ano bang trabaho yung gusto niyang pasukan? Ano po siya eh, IT. So, more on parang IT staff, ganyan. Yun. Siyempre, IT. Alam ka naman tungkol yan sa pagkain. So, ito nga o. Tungkol sa puto yan. Taka sa ano. Siyempre yung sabi. Naging pang ano eh, food tech eh. Anyways, Ade. Sabi mo sa kanya, ipapasok mo siya sa trabaho. Bakit? Ba't ka nangako? Kilala mo yung employer dapat? Opo. So, parang nagbigay talaga ako ng salita na kaya ko na... Opo. Kano na may employer? Office mate po. Ayan, so... Yung bang office mate mo, Ate, ay alam niya na nagpangako ka sa ibang tao na ihahanap mo sila ng employee? Ng ano na yun? Opo, alam niya po. O, eh, ano nangyari? Bakit hindi siya natanggap? Nagkataon na hindi fit yung kailangan para dun sa pinapasukan niya. Kaya hindi ko siya napasok. Kumbaga yung nila na empleyado ay hindi yung qualifications niya. Parang hindi kailangan ng IT that time. So, ano ba kailangan? Receptionist pala ganun. Hindi po, more on audit din po yung kailangan ng time. Uy, pala, bakit nangako ka? Uy, pala yun. Hindi po, sa kanya naman po, sabi naman po niya kahit mga audit works or mga paperworks lang. Basta nasa ano din po. May trabaho lang din po. Okay. So, yun po. Nagalit siya? Opo. Tapos ito na nga po, Papa Jack. So, di ba po 6 months kami noon? So, nung December po, actually Christmas Eve po yun eh. Ganito po yung Papa Jack. Tinexta po ako. Then, humihingi po siya sa akin ng 7,000. Huh? Kasi parang sinisingil niya ako, parang, kasi dun daw sa 6 months, Ate, or dun sa mga time. Ate, ilayo mo yung cellphone mo. Ay, yung phone ko pala. Ay, sorry po. Ayun, so yung, parang Daniels, parang ganun yung word na gusto kong isipin, kasi parang, dun daw sa 6 months na wala siyang work. Pero kami, still, diba, kami naman noon, parang nasayang ko daw yung time niya, nasayang ko daw yung okay, hold on. Ang ibig sabihin natin, you promised him work the entire time na nothing is happening, di ba? Kasi alam naman natin na nung nag-promise ka ng work sa kanya, you did not own the company na pag-a-apply niya. And
you promise that, ate, out of, you know, you want to make him feel good, out of goodwill, di ba, umaasa ka rin, hindi naman sa'yo yan, di ba? Ibig sabihin ng time na yun, the entire duration of time, hindi rin siya naghanap ng ibang trabaho. Huh? Hello? 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 Hala! Hala, Chad! Tapagan mo ulit yan! Nawala na siya! Ay, nakaw na piste na, nakaw! Nawala na yung cooler ba? Hmm. Nawala! Kinain siya ng accountant. Ah, sorry. O, dito ka pala. CPA siya, di ba? Certified Public Accountant. Diba? Ang CPA ay Certified Public Accountant. Diba? Ang CPE ay Certified Public Enemy. Joke lang. Mahirap na course yan, ha? Accounting, no? Puro yan formula. Hoy! Nawala po, Papa Jack. Nagbang-bike yan ang bill ninyo. Hindi, okay naman po. Updated po. Pero nawala po. Sige. Ayan. Sabi natin, time na nangako ka sa kanya. The entire duration of time, hindi rin siya naganap ng work. Opo, kasi po parang pinanghawakan niya po yung sinabi ko. Pero Papachak, kahit hindi naman siya nag-work, sa akin naman hindi sure na kasi di ba pag nagmahal ka parang okay lang na, di ba, parang tanggapin mo siya kahit ganito. Ay, ate, sa umpisa lang yan. Ganun po kasi ako eh. Ay, hindi, ate, sa umpisa lang yan. Maniwala ka sa akin. Ganun po ba? Sa umpisa lang, cute na batugan ng boyfriend mo. Oo. Pag nagtagal kayo, ate, di ba? Pagkapos yan. Opo. Sorry, ate, bigla ako na-chipan. Sinisingil ka ng 7,000. Ayun na nga po. 1,000. Hold on. 1,000 pesos for every month na kayo. Yun nga po eh. So, nagulat ako kasi po. Ngayon mo na Dubai pa man. Lati parang ano, hindi man chigano. So, parang after all ng effort or ng, di ba, syempre, di ba, sabi ko, mahal mo, kaya ganun. So, nagulat ako nung sisingil niya ako ng 7, sabi ko, para saan? So, parang inisip ko na parang wala naman akong utang sa'yo. Bakit kita kabayagan, ganyan. Tapos, sinanggap naman kita, ganyan. Tapos, sabi niya, ano, siya, kailangan kong maghanap ng work, sabi niya. So, ako po, okay, sige, parang, nung time na yun, Papa Jack, syempre, Christmas Eve yun eh. So, sabi ko, hindi pa pwedeng atry ko tomorrow kasi, syempre, di ba, yung, syempre, Papa Jack, yung pera, hindi naman ganun kadaling, ano yun, sabi ko, hindi ko mapapromise ngayon, pero hayaan mo, ibabayaran ko siya. Then, kinabukasan, Christmas po, nagbigay lang ako ng 500 sa kanya. So, tinanggap naman niya, okay lang. Taga lang! Po? Nagbigay ka ng 500? Apo, apo. Kita mo nga naman, ikaw pa may utang na 6,500 ngayon. Ito pa nga po, Papa Jack. Hindi ako baka mag-interest ba yan? Opo, mamaya po, medyo ano pa, nandun na tayo eh. Tapos, di, okay na po yan. Then, parang sabi niya, eto, sabi niya, walang mapupuntahan to, ganyan-ganyan. So, kinabukasan, 26, nagbigay na naman po ulit ako ng another 5. Kasi sabi ko, hindi ko kaya ng full, ganyan. Kasi syempre, di ba po, parang Christmas season yun, syempre, nagbigay din ako sa family ko, yun sa mga inaanak ko, ganyan. Then, so, bali, ang nabigay ko na mo sa kanya nung time na yun is, nung 25 tsaka 26 is 1K na po. Di ba po? Kasi 2,500. Tapos po, nung... Ah, ganun ba yun? Pag 2,500, 1K? Opo. Pag 2,500 po. Okay. Yan. Then, nung nabigay ko po sa kanya nung yung full ng 7, nung December 28 po. So, so bali, ang binigay ko po is 8. Kasi po, yung iba po talagang... Alam niyo po yun, talagang inano ko pa po eh, finol ko pa po yung 7. Wait lang. Tapos iba pa. During the entire time that he was asking you to pay him, apo. Di ba, for whatever stupid reason, apo. Kamusta kayo bilang mag-jowa? Hindi na po ako eh. Okay. Ayun anong po. Course mo? BSA po. Ha? BSA po. Ano ka ngayon? CPA po. Sayang na, CPA ka pa naman, tanga ka pala. Opo eh. Bobo ka, Teno.
Opo. Nakala yung nagbayad ka, tango ka. Kasi po, ay, babansya kasi po pala, kapag hindi po ako nagbigay, hindi ko po kasi nasingit eh. So, kapag hindi po ako nagbigay ng Christmas, sabi niya po nun eh, gubuluhin niya daw po yung Christmas namin. So? Ng family po. So? Siyempre po, ayoko naman po nang may ganun. So, I mean, talagang... what are you trying to protect? That's okay, that's extortion, ate, by the way. Eh. Yun nga po, eh, sabi din po ng mga office mate ko, ng mga friends ko. Pamingikil extortion, tama ba ako? Opo, opo. Extortion po yun. Kaya na naman ako. Ang magaling na naman si Papa Jack. And wala naman pong kasulatan na may kinuha po ako or di ba po, kung legal process, wala naman pong something. Utang nga po, Papa Jack, hindi nakukulong eh. So, yung pan na mga parang paninikil lang. Ayun po. And then, ayun na nga po. So, nabigay ko po nung December 28, yung 7, yung buo po nun. Then, after po nun, hindi na po siya nag-text, nagparamdam. Kasi sabi niya nga po is, nung binigay ko po sa kanya yon, binilang niya lang po yung money. Then, hindi po siya nabigay or what. Or, okay na po sa kanya yun. Basta, ang sabi niya lang po nun, pupunta daw po siya sa ate niya, then mag-apply siya, ganyan. So, ako parang, okay, sige, sana makatulong yon. And alam ko naman na malaki na yon para makatulong sa kanya kung ano man yung pangangailangan dun sa pera. And then, after nun po, yun po, nung 28, is 2 weeks after po nun, hanggang kahapon po, hindi po siya nagte-text and hindi niya po sinasabi yung tawag ko, ganyan. Then, kanina po, ito na po yung last. So, madali lang naman po eh. Nung kanina po, biglang nagulat po ako kasi, ano ba yun? Nung kanina po, hindi po, nagulat po ako kasi nag-text siya, nagpagamdam po siya, then sabi niya, kamusta, ganyan. Then, sinagat ko po, okay lang, ganyan. Tapos parang nagsabi lang siya ng yun nga po yung, siguro yung nangyari sa kanya, na, yun na nga po, sinabi niya po na ubos na po yung 7K. So nagparamdam kasi wala nang pera. Yun nga po eh. Ha? Kung magmahal ka, parang kang bader. Dapat ate, para nakatipid siya, dapat, kumuha ka na rin ng motor sa motor train. Inulugan mo 5 years to pay para at least 5 taong kayo may relasyon. Oo nga po eh. Diba? Tsaka helmet. Para lubos-lubosin mo na. Pero yung helmet, ikaw magsuot. Tanga, hindi siya. Kailangan mo eh. Yun nga po eh. Then, ayun po, Baba Jack. Tapos di sabi ko, okay. Tapos parang hindi man niya tuwirang sabihin na nanghiram siya, ganyan. Pero syempre, sa akin po, parang... Naano po ako eh, parang naawa po ako. Tapos, yun nga, parang, handa dito. Yun nga po, parang, tapos, di, yun nga po, sinabi niya po na wala na yung 7K. Nagbigay ka! Hindi po, eto nga po. Tapos, sabi niya po, parang, hindi ko po siya masyado nag-replyan. Tapos, hinihintay ko po siyang mag-ano. Then, hindi po siya nakatiis. Nag-text po nga siya. Parang, sinabi niya po na, say, pwedeng pautang ulit ako ng 1K or 500, mag-a-apply lang ako. So, parang sa akin, Papa Jack, parang, ha? Ano nangyari dun sa 7 na, ano, or ganyan. So, madami daw po kasi siyang inayos kasi po yung sa daddy niya po sa ibang bansa, parang gusto siyang ipag-abroad. So, parang ganyan. So, sabi ko, so, ibig sabihin... Hoy, yung 7K! Sa Cebu makakarting yan sa ibang bansa! Magmunta ka na lang yan at dumagete! Oo nga po eh, 3 days lang po yun. Okay, lawag, ganaw! Lawan, yan! Ayun po. So, tapos yun po, ako po, sorry Papa Jack, pero tapos kanina, parang, syempre parang sa akin, parang, sabi ko pa po sa kanya, 500 lang yung pwede kong ibigay sa'yo. Then sabi niya, okay lang, makakatulong na yan, sabi niya po. Then, ayun po, binigyan ko po siya, pumunta po siya dito sa bahay, nagulat po ako. Tapos, okay. Okay, just to be clear, ano? Apo. Ano na relasyon nyo ngayon?
Tinanong ko po siya kanina kung tayo pa ba. Sabi niya po, nandito nga ako, di ba? Yun po yung sagot niya. Nandiyan siya kasi may 500. Eh kung araw-araw kayo pupuntahan, di araw-araw 500 ang gastos. And ngayon po pa ba siya? After po nun, okay na po siya na hindi na mag-thank you kasi hindi naman po natin maano yung mga tao na kung magpasalamat po, salamat. Kung hindi, okay lang. Tagay sa kanto parang, ayun na naman po, wala na naman pong text, wala na naman pong... Well, for sure, sabi po ng mga office mate ko, for sure, hindi na naman po yan magpaparamdam or hindi po natin alam or di ba po? Ayun po, so ang main concern po, Papa Jack, ano pong gagawin ko? Wala, ano ba? Parang, alam mo, isipin mo na lang ate na ang bait-bait mo. Ang bait-bait mo, you can actually help other people. Kailangan ka ng ating ano, bayan. Mapagparaya ka, mapaglingkod ka sa kapwa, inuuna mo ang kapakanan ng iba bago ang iyong sarili. Yan, dapat tumakbo ka sa ano, public office. Ganyan ang kailangan natin. Kaya tapos na ang filing ng candidacy, ibubukas ka. Kasi mga ganyan, di ba? Oo, mga ganyan. 500, oh, pak. Kasi po, parang naawa po ako. Wala po siyang pang ano ngayon, pang apply po bukas. Ganda yan. Ayun po. Siguro yun, ayun na nga po. So parang, ano po bang gagawin nyo, Papa Jack? Kunwari kung kayo po yung girl. Ay? Kung kayo hindi po yung girlfriend. Ganito lang ate, kung ako'y nanay mo, wag na kung ako'y ikaw kasi nakakaya naman. Saka maging tanga ako. Ako, nanay mo, ate, ngud-ngud kit sa kanin baboy. Magising ka lang. Pag ganun po ba, hindi niya po ba akong mahal? Ah. Asan ka ngayon? Nasa bahay po. Puntahan mo ako, ate. Papalit na ko yung 7,000 na binigyan. Hampalin lang kita. Puntahan mo ako. Ipapangutan kita kay Richard, 3-5, 3-5 kay Benjo. Basta magbubuo ako ng 7,000 dito, ate. Sampalin lang kita na magising ka. Papalitan ko yan. Pabalik ko. Diba, oh, ako na magre-remedyo, pumunta ka dito ate, diba, kasi imagine mo ha, pinuntahan ka niya, diba, for 3 occasions, nagka 7-5 siya, tama? Ay, 8-5. Oh, 8-5, tama? Yun, bali 8-5 na po. 500, 507 plus 500, 8-5, opo, diba? Opo, opo. Okay, ano pala mo ate ay, sama ng loob, puntahan mo ako ate, bigyan kita ng 8-5, ha, magbibayad akong gamit dito, ha, wala akong 8-5 na yun, 20 lang pera ko, gagawa ko ng paraan, ang papala mo ate, magigising ka. Dali, puntahan mo ako. Pagdugin ko yung mukha mo ngayon. Dali, para magising ka. Anga ka? Nagtanong ka sa akin, di ba? Papa Jack, mahal po ba niya ako? Alam mo ko lahat ng babae at sintanga mo, ay, ang sarap ng buhay ng mga lalaki manluloko. Kasi siguro po... Ay, tumigil ka na! Ay. Ang tinapos mo? BSA po. Oh, ba't hindi ka mag-isip? Ha? Sagot! Siguro po pag okay yung hindi, kayo talaga, yung love. Yun, no. If I agree with you that this is love, diba? Iisipin ng lahat, oh my God. Ayaw ka na mag-love. Nag-aastos. Ganyan daw na, okay, mga kaibigan. Pag-usapan natin yung pera. Ah. Ay, ganito na. Ah, sige po. Unang-una, when you want to shell out money sa partner mo, it's not even about the money. Oo nga it's po you. Eh. Shut up! Ay, sige po. It's you trying to take good care of that person's welfare. It's not about the money. Diba? Opo. It's his welfare you're trying to take care. Tama mali? Tama po. But the point is, diba? He forced you believing, ate, na ito ay utang mo sa kanya. Yun nga po. Alam mo pala, ate, ba't ganyan ka? Oh my God, alam mo, ate, sobrang natatangahan ako sa'yo. Hindi ko alam paano ka natanggap sa trabaho. Madi yung pagka employer mo, baka ako kakabahan ako. Naku, malulugi yung kumpanya, empleyado ko to. Ang baba mag-isip eh. Ay, pag-iibig nga naman, di ba, ate, na? Kasi, ate, kung yung 8-5, di ba, naiabot mo sa kanya, ate. Pero Papa Jack, grabe naman siya magmahal. Di ba, he's one good guy, di ba? Na minamahalas lang sa buhay, wala tayong problema, ate. Ikaw mismo, alam mo, ate, na hindi kanya mahal. Akalaan mo, just to make you believe na kailangan bayaran yung every month niya.
Ano yan? Every month? May itong buwan? Ano, nagrenta ka ng boyfriend? Ate, may pinsan ako, mura lang renta, para rentahan ko na lang sa'yo. Limang buwan, di ba, 500 kada buwan? Yung makakatipid ka pa, mamahalin ka pa doon. This is not about the money, ate. Eh, nga po, hindi naman kasi even sa akin yung... Pero... Yung sa akin lang po kasi, parang... Imagine niyo po, di ba? Yung... Ate, okay, okay. Alright. Stop trying to whine about it, ano? Say, ano? Wag kang magsalita na parang nagre-reklamo ka. Eh, maliwanag, alam mo yung mali. But you are very reluctant. As a matter of fact, say, you are even proud na parang nagpagamit ka sa kanya. Na parang gusto mo ng award? Dahil ganyan ka magmahal? Dahil papasak ganito ka magmahal eh. Di ba? Di ba you have to, ano? You have to admire me. Because when I love, I give everything. That's not the point. Di ba? May boundaries ang pagiging tanga, ate. Loko ang pagiging tanga, pag na-level up ka, bobo ka sunod yan. Di ba? Pag, di ba? After ng bobo, pag na-level up ka, alam mo kasunod yan? Alam mo ano? Ano po? Taho! Magiging taho ka na! Wala ka ng lasa! Pag wala ka... Pag wala ka, zero po eh! Oh my God! So, ibig sabihin... Ibig sabihin, ate, tumigil ka na kabigyan ng pera! At ibig sabihin, huwag ka magpatakot sa kanya! Oo nga po eh. Okay pa man, nag-agree eh. Tapos, for sure, hindi na naman po siya magpaparamdam. Adaga lang ha. Gusto kitang laitin ngayon natin. Gusto kitang saktan emotionally. So you are going to remember there's something wrong. Let's remember the part na pain is a very good reminder that there's something wrong. Diba? Kaya mga kaibigan, importante, even physically. Diba? Opo. Imagine nyo na lang kung ang ating katawan ay walang kakayahan na makaramdam ng pain. Diba? Putok na pala na umuhin yung paala. Wala kang nararamdaman eh. Diba? Bunga na pala yung bungo mo, hindi mo alam. Hindi masakit eh. Tama? Opo, tama po. Pain is a very good reminder that you are morphing into something. I hope it's for the better, but pain is a reminder that there's something wrong. Now tell me, say, Apo. Is it painful? Sobra po. Then there's something wrong. And as a matter of fact, you know what that, di ba, what that something is. Tama mali? Tama po. Okay. Huwag mong hayaan natin na i-print namin ni Richard sa malaking kartulina at ipadala namin sa iyo yung naka-print, nakalagay doon, tanga ka. Para lang ma-remind ka. Na, alam mo ate, Apo. Gusto ko lang mag-add because I wanna hurt you and emotionally so you'll be reminded that you will never, after nito, you are never going to allow anyone again to treat you this way. Pero naawa ko at nahihiya ako sa'yo bilang lalaki. Na may mga ganyang lalaki sa mundo. Nahihiya ako sa'yo ate on behalf of this stupid guy. Diba? Na may lalaki palang ganyang katigas ang pagmumukha. Meron palang lalaking ganyang kakups. Nakakahiya. Nakakahiya. Diba? Opo. Tama po. But then again, I guess we can all agree that you are a victim here, right? But the difference is you're a willing victim. Ate, kung gusto mo magkawang gawa, pumunta ka ng Red Cross, magdunit ka ng dugo. Diba? Ay, manatulungan ka pa, mayroon ka pa naligtas na buhay. O di kaya, magpunta ka ng DSWD pag wala kang pasok. Mag-alaga ka doon ng mga ano, kinukup-kup nila. Matutuwa ka pa. Bakit kaasal pangit, ha? Gwapong-gwapong ka ba sa kanya? Pangit na pangit ka ba sa pagkatao mo? Na parang nagbabayad ka ng jowa? Alam mo, kung hiningian ka niya o hiniraman ng pera, ate, na ito ay nangyari in the context of it's a favor coming from you. Pabor, di ba? Hindi yung pagkakautak. I've got no problem. Wala akong problema.
Kasi hindi pera yung usapan dun eh. Yun yung, looking after your welfare or his welfare. Pero hindi. Bayaran mo ko every month. Yun nga po, hindi ko din alam kung para saan yung... Baka... That's the point. You didn't even know ano kung para saan, but you paid it. Dahil po... Dahil tanga ka. Huwag na tayong gumawa pa ng ibang dahilan, baka makahanap ka pa. Because you are that stupid. Question is, do you want to continue being stupid? Hindi po. And I am with you sa bagay na yan. Don't do it. Stop Apo, being stupid. Sige. Ano? Okay na po. Yun nga na po, di ba, Papa Jack? Parang biglang sumulpot na naman kasi nga. Okay, ganito na. Say? Apo. Pag sinasabi mo yan, kinikwento mo yan natin, nag-give in ka na naman. What do you want me and how do you want me to react? Anong gusto sabihin ko sa'yo? Ay, oh, grabe siya, oh, gano'n. Ay, hindi, oh. Sabi mo pa kinikwerda na parang proud ka pa. Gusto mo trophy, paalo ko sa'yo. Nagyawad, papalo ko sa'yo, ate, para maramdaman mo na may mali. Gusto mo? I care for you. You are my friends, eh. Hindi kita sinasaktan ngayon emotionally and I'm deliberately doing that, di ba? Just to humiliate you. I don't feel good saying nasty things to you. I don't feel good telling you yung mga paluwing ito ng tropis sa mukha. No. But this is the only chance I get. Apo. But at least make you realize there's something wrong. I'd grab the chance. Apo. But I want at least pagkatapos ng usapan natin may nabago ka. Apo, Papa Jack. Super. Thank you po. I appreciate that, mga kaibigan. Hindi po ang sakit ko magsalita. In the end, may thank you pa din ako. Opo naman. Alam mo, dapat ako yung naniningil sa inyo. Oo ako na lang kayo bayaran mo. Ay, diba, nakapapalak. For every minute nakausap kita, kahit na ano lang, kahit na lima-lima lang. Ano lang, ano, jip-jipan na yung mga rate ko dito. Pusa, no? Yun, idea na lang atin na ano, di ba? Even if you promised him na ikaw yung magiging ano, reference niya sa trabaho, ate. Apo. Doon po talaga siya nag-aaral. The entire duration of time, pwede siya maghanap eh. Ayun nga po. Ayun. Pala naman eh, bakit pa? Parang proud ka pa! Hindi yun nga sa po kita eh. Dyan, eh. Kasi kung manghingi siya para pang-apply, pwede naman siya magsabi. Then, nalungan how po. Do you want me to react to you na parang proud ka pa? Parang ikaw pa yung agree. Oo nga eh. Eh, ikaw yung taka dito. Parang iba. Anong gusto sabihin ko sa'yo? Kumaka-oo nga, oh. Oo nga, ikaw yun eh. Sorry po. No, huwag kang mag-sorry sa akin natin. Huwag kang mag-sorry sa akin. May mali po talaga. Well, thank you for admitting that. Ako, nahihiya ako sa'yo, ate. Nahihiya ako sa'yo, imagine mo may lalaking ganyan. Di ba, honestly, although hindi naman laging dapat ito yung practice, ang normal na jowa, hindi ka magpapalibre ng pamasahe sa jeep eh. Diba? Okay. Kahit na maghatid namin sa iyo, maglalakad pala kayong pauwi, libre ka namin, maglalakad pala kayong pauwi, ma-impress ka lang namin. Ganun ang lalaki, ante. Humanap ka ng ganun, jowa! O nga po eh. Imagine mo, pitong buwan daw kasing walang trabaho dahil ikaw yung inintindi niya, bayaran mo lang around 1,000 per month, nagbayad naman si tanga. Kasi po... Dumating kanina, bayaran 500, mahal mo ba ako? Oh, kaya ako nandito. Eh, tanga, kasi may 500. Diba, gawin mong 500 a day yan, araw-araw na sa bahay niyan. Diba, laki pa mo pa ng load na 30. Araw-araw, nandiyan yan natin, maniwala ka sa akin. May benefit eh. Kaya po, alam niya na sa akin siya talaga. You know what, ate? I don't know how to define love, mga kaibigan, na mag-agree tayo sa isang definition. Because we define love, diba, uniquely. My definition of love is different from your definition of love. Apo. Buti na lang kasi ayoko magkaparehas tayo. Apo. Diba? But then again, ako, isa sa mga basehan na itong pag-ibig, mga kaibigan, when it's difficult to love someone and yet you choose to stay, that's love. Apo. Diba? Hindi ako may benefit lang na andiyan kaya siya. Ipakita mo, 500 kasi.
Kala yung Pasko, ate, inaaway ka niya kasi 1,000 daw every month. Hindi ka nagbayad, nagbayad ka bago na mag-New Year. Just the fact, kahit niya, alam mo ba, say, kahit niya sinisingil niya sa'yo ay 30 pesos lang eh. Ang bakit pakinggan magbayad ka? Poboy, kasi alam mo magandang na negosyo. Child! Magandang negosyo. Parehistro mo nga ito. Di ba, boyfriend for rent? Kasi parang... Oh, huwag ka nang gumanyan. Sige po. Makaano ka parang hindi ikaw yung salarin dito. Nagbayad si Tanga. Ano ka ba? Papa Jack. Bakit? thank you po. Sobrang... You're welcome. I appreciate that na pag nag-thank you kayo sa akin. Wala mo masamang intention. Opo. Kaya alam ko po ikaw lang talaga yung... Oo, ako lang talaga. Walang iba. Kayabangan na yan na. Kaya ito na yung part na mag-iabang na ako. Oo, oh, ako lang talaga makakatulong sa akin. Sayang, kasi dyan pa ako na iboto niyo ako. Ay, bakit? Tawa na. Natakbo ako bukas. May naka-exing short. Marathon lang. Takong dumalo dyan, Papa Jack. Wag na, ate. Wag, palamigin mo muna yung ulo ko. Baka masampal kita. Kasi naiinis ako sa'yo eh. Oo, wag muna. Baka mag-init dugo ko sa'yo. Alam mo kung sino padalayo mo sa akin? Pa? Alam mo kung sinong padalawin mo sa akin? Sino po? Yung lalaki. Bigyan sa mga 1,000. Ha? Huh? Sampaling ko siya dito. Ha? Oh! Sabihin ko... Sabihin ko sa kanya, Brad, ibalik mo na yung utak niya sa'yo. Tinan mo, ang tangan na niya. Oh. Hindi nakakapag-isip. Kinuha mo kasi yung utak niya. Papa Jack, may tanong ako. Isang wait lang sa'yo. Ay, sige pa, sige. Nakakatawang isipin, ano? I have been calling you tanga kanina pa, pero well, okay ka lang. Na parang, kasi po, I have been waiting for you, diba, to be hurt. Because that's the normal thing. Yung masaktan kasi ano ba, ba't ba? Pero hindi, parang, kasi po, tanga ano, ka, oo nga, eh, Papa Jack, alam, agree. Yung sinasabi niya po sa akin, yung pagtanggap ko po sa kanya, positive po. Kasi alam ko po, yun yung mag-lead sa akin ng... Well, salamat kung ganun. Ano, hindi po kailangan... Mag-inarte ko na, ano ba yun, Papa Jack, ay kailangan eh, what? Mahal ko, hindi. Para po sa akin na, yun po yung perception ko, pero kaya po positive yung bawat sinasabi niyo po sa akin na, alam ko may mali eh, ganyan, tanga ka eh, yung ano po, parang... Nakakatuwa, no? You called my show and you asked me for my opinion. I give you advice. It's a very, very harsh advice. Diba? Instead of you trying to absorb what I'm telling you, you try to qualify yourself. Ay, opo. Alam mo, Papa Jack, pasok ako sa ano eh, sinabi mo eh. Nandiyan ako sa category na yan. Congrats sa akin. Hindi ka nakikinig, ate. You are trying to qualify yourself. Nakakagulat. At nakakapag-alala. Hindi ka nakikinig. You are just trying to qualify yourself. Ay, Papa Jack, oh, grabe, ano ako dyan? Qualified ako dyan sa category na yan. Hindi kasi, hindi ko po alam yung... Parang magiging reaction. Siguro gusto ko lang itong gawing komplikado para maalala kung masakit to. At wag na maulit sa'yo. Alright? Hi, Bob. Please, Ate. And I'm sorry if I've been so mean, straightforward, brutally frank, and honest. And this is my only chance. I might not have this chance again. Diba? Apo. And sana may maalala ka sa mga pinag-usapan natin. Okay po. Maganda na natin. When you are... Ako, I would advise you not to see this guy anymore. Huwag ka nang makipagkita dyan. Do not even make this guy, diba, become a part of your friends list. I mean, he's not deserving. Not even your phone book. Di ba? He is one big stupid parasite. Alam mo yan. Alam mo yan. I mean, I don't even want to ask you whether you agree or not kasi I would like to instill that sa iyo. Apo. That guy is a stupid parasite. And you've been a willing victim. It's 2016. Can we please be better at sa buhay natin? Okay po. Like, can you please believe that you deserve something better? Apo naman. Like, could I have tapped naman? Just... Wala lang na. Nakikinig kasi siya. Nakikinig kasi yung mga taga-Alaska. Hello po, mga buhay. Nag-alala ako sa'yo, ate.
Kasi mabayad siya humingi, di ba? Pa 1,000 lang per month. Paano pag natagpa mo lalaki at mas coops pa dyan? Yung sobrang coops. Yung kung ang rate ng per month niya ay mga tipong 2,500, dan laki niyan. Di ba? Oo. Buti nga yung 1,000 lang, pero bad trip pa din. Thank you po, Papa Jack, talaga. Sobrang. Welcome, ate. I would love to hear you say goodbye sa kanya on air tonight. Hi, Pa. Ngayon na po ba? What's the guy's first name? Ilan taon na siya? 22 po. 22. Anong first name niya? Yung totoo po. Hindi, yung joke, illegal. Hala. First name lang at hindi po SSS number ang hinihingi ko. Okay ba? Sean. Ha? Sean. Sean. Ganda pa naman ang pangalan, bakit ugali, no? Sean. Di ba? Alam mo bagay kayo? Joke lang. Para mamaya magbalikan pa kayo. Ayun po. Alright. Thank. Magda-thank you pa po ba ako sana? Well, for what it's worth, let's do it. I mean, for what it's worth, ate, may nagawa mabuti yan. Diba? Hindsight, ano ba yung looking, diba? Looking back, ano ba yung nagawa niya? Nagawa niya sukatin kung gaano ka ba talaga magmahal. Alam mo, ate, yung ganyang klaseng pagmamahal, if you find the right person and love the way you loved this guy, it's a fairy tale. It's just that he's the wrong guy. Tama? Opo. Understood. Opo. Maraming salamat sa pagtawag. Salamat din po. Thank you po. Bye-bye. Good night. Thank you po. Kontuwa. Ganon sana, nag-networking ka na lang. One head na yan. 8-5 eh, oh. Mga 7 heads pa ako. Ay, wala pa akong member. Ay, benta mo yung phone mo. Sorry. Meron palang ganyan, no? Scammer sa pag-ibig. No? Bad trip. May nalaloko nila. Ang bogey siguro ng lalaki. Sorry mga kaibigan, ha? Oo. Hindi naman si ate yung first time kung ano, babaeng ano, makausap. And I say it again, babae. Diba? Na ano na, yung itsura yung dahilan. Huh? Yung feeling niya pag iniwan siya ng lalaking to, hindi siya makakatagpo ng ganyan, diba, ng ganyan kagwapo ulit. Ano yung itsura? Diba? Batugan, walang kwentang boyfriend. Panggagamit. Makapalpag mo mukha. Cute lang sa umpisa yan. Pag nakatuluyan mo yan, maniwala ka sa akin, ate. Hindi mo pwedeng lutuin niya pag mumukha niya pag wala kayong makain. Dahil batugan niyo na pangasama mo. Ay, sisa ng ulam niyo. Adobong asawa. Hindi naghahanap po eh. Inadobo ko siya. Wala. Diba? Down the road, konti na lang yung ano niyan, yung ambag ng itsura niyan. Diba? What will matter the most is ano ba yung kaya niyang ibigay at iparamdam sa'yo. I'm not saying material, mga kaibigan. It's always the intention that counts. Ano magandang intention niyan? Wala. Ganda yan. Magsamantala siya. Ikaw, tanga ka. Bagay kayo. Wag sana kayo dumami. Kasi pag dumami, baka magkaroon ng eyeball eh. No? Alain mo, magkaroon ng eyeball. Magdatingan sila ng lahat. Pag mag-uusap sila, sis, kamusta? Magkano na ibigay mo? Ako, 8-5. Ikaw, magkano na ibigay mo? Hindi pera eh. Binigay ko yung nanay ko sa kanya. Ganda yan, ha? Nako. Parang kang badet. Mahal. Papa Jack! Pagkita ko kay Wally Gonzalez. Uy, talaga? Wow, social ka mag-ano, ha? Prenup shoot namin ni Mishi, sabi ni Moy Moy. Uy, talaga? Congrats, Pops, ha? Oo.
Congrats, nagtanong ka sa asawa mo ng will you marry me? Sinagot ka ng oo, ha? May mayo, masa ka na. Maligayang body sa'yo, ha? Kamunta kayo mag-asawa. Sana kinuha mo yung asawa kong makeup artist. Ang galing asawa kong makeup artist. Kanina lang may session sila, eh. Oo. Makeup artist. Ako nga, minakeupan niya minsan, nagmukhang babae, ganun kagaling. Ang ganda ko na, ganun. Diba? Si Richard nga na makeupan ng asawa ko minsan, nagmukhang Miss Columbia. Bago yan, na Columbia ka na ba? Kung si Miss Columbia nga, napaasa, ikaw pa kaya. Ay, nako. Sir Wally Gonzalez, ha? Isang batikang, ano? Maninyot. Maninyot, mga kaibigan, eh, photographer. Oo, sa wikang Pinoy. Ako po ay dating maninyot. O, hindi ba? Yun talaga yan, ha? Maninyot is letterista. Photographer. Yung alam, no? Ano? Malisyosa ka masyado, tsura mo. Maligayang body po sa lahat, mga kaibigan. Uy nga pala, alam niyo, masaya lang po ako mapakinggan ngayong gabing ito. Kaya walang bibirin yung problema ko, eh. Po yung pusina. But, tonight, I am so stressed out because babatiin ko na lang muna. Hello po sa mga staff, nurses, doctors, di ba? Diyan po sa may animal house. So, doktor na... Well, my one of my ano, my sons, no, yung youngest ko na asong anak. Anak ang turing ko diyan, eh. Now, if you treat your dog like your pet, my dogs are my sons. Na-admit siya ngayon, ano. Doc, ito na naman ako sa bunso kong anak. Diba? Ako pag tinatanong ko, ilan anak mo? Lima, isang tao, apat na aso. Lima yan, diba? I treat them like, I sleep with them, beside them every night. I kiss them. Oh. Maliban lang kung bagong dila sila sa ihi nila. Kasi minsan din dila. Wala ba't nakilang tikman niya? Nandiyan po siya ngayon sa animal house. At sinugod siya kanina. So, Doc, kung sino man na nandiyan, yung mga, do everything please for my son. Oo. Oh. Nagwiwi ng dugo. Parang awa mo na. It breaks my heart. Alam niyo mga kaibigan, when you can care for an animal, kahit hindi ano, kahit na hindi pa yan aso, whatever pet you have. Diba? So katanang ano yan, eh, kahit pagkapapano ng compassion mo sa buhay. Diba? Kasi eto yung mga inaalagaan mo that they cannot tell you asan ang masakit. So you take good care of them, diba, sa pinakamagandang paraan. At anuman ang pwedeng makapanakit sa kanila na hindi mo pa pwedeng mahulaan, hindi mo gagawin. Ganun yun, eh. Wala lang, naisip ko lang. Eh, malungkot ako yung gabi, mga kaibigan. Oh. Alam niyo naman ako, di ba, gabi-gabi na, sa ginabi-gabing kasama niyo ako, hindi yata nagkaroon ng gabi na hindi ko nabanggit yung mga yan. Mas sikat pa ngayon, ano ko, aso ko sa yan. Sa akin minsan. So, ayun na, hello po dyan sa mga taga-animal house, Makati. Yung asawa ko doon na naman siya ngayon. Stressed din siya. Ito, nag-test yung asawa ko. Ay, may result na. Nakapag-selfie pa yung aso ko. Ano yung result? Parang maintindihan to. White blood cells, LYM. Ano yan? Ano, doktor? Anong findings? Ano to? Lympho... Ano daw? Kumaya, tawagan mo na lang. Ay, nalulungkot ako ngayong gabi. Honestly, mga kaibigan, I learned the news. Sorry, ha? I know for a lot of people, di ba? Wala lang. Ano ba yung aso? No? Eh, wala lang. But anyways, I learned about it kanina on my way to office. So like, 5 minutes bago ako mag-edit, doon ko siya natanggap yung tawag. And I wanted to file an emergency leave and go to the hospital.
Hindi ko lang maisip. Maintindihan kaya ako pag nag-leave ako. Saan nakalagay sa leave form ko, ano? Di ba, start of, ano, start date of leave. To date of, di ba, and the date of leave, di ba? Nakalagay sa reasons, alalag ko doon, the dog is sick. Maaprubahan kaya? Siyempre. Diba? Well, I'm a dog person. Sinishare ko lang sa inyo. Ang lungkot nyo, oh, tinan nyo. Nakapag-selfie ba yung aso ko, ah? Hi. Anyways, mga kaibigan. Sige, let's play a song. Gusto ko ng kandang, ano, masaya para sa may ako. Gusto ko ng, halimbawa, ano, goodbye ng ano, Air Supply. Masaya yan, hip-hop yan. No. I can see the pain even in your eyes. No. And I know how hard you tried. No. Gawin natin niya kayo yung taga tinoninonino. You deserve to have so much more. Tinoninonino. I can feel the pain and I sympathize. Tinoninonino. Mapagod na ako. Ano ba yan? Ano ba yan? Ang kulit nyo. Ay, malungkot ako sa, ano ha, sa lagay na to ha. Ang lungkot ko. Ganito ako malungkot. Mga pagkatinga. Oh my God! Oh, I feel a little bit better. Yes. Papa Jack, pabati ng Minista Ortigas Padilla Branch. Ortigas Padilla Branch. Mga crew, si Kim at si Ann. Ang lakas ng Love Radio dyan. Corpse Castillo ng Caloacan. Hello po! Si Toto Castillo Lorena Baltasar from Mart Jimenez. Maligayang buddy. Si Miss Mervyn Rino Rabino. Siya yung nagbigay sa amin ng aso. Yung may sakit niya. Dog people din sila. Oo. Sa kotse nila, nandun sa backseat, yung aso din. Paalis yung aso. May tayo din pwede. Oo po, ma'am, may sakit na naman siya. Nag-wave-in ng blood. So yun. Alam mo, minsan ano, if I can only save all the dogs in the world, yung mga pakalat-kalat, I'd do it. Some people would love cat. Some people would have a giraffe for a pet. I mean, some people would love fish. Diba, ano? Some people would have birds to take care. I'm a dog person. Kanya-kanya, diba? Meron nga ako kilala, mga kaibigan, alaga niya ay gagamba. The Spider-Man. Tropa ko yun. Ay, nako. Si Ma'am Charmaine, uy, kamusta na kayo, ha? Mag-asawa, hindi ka nagpaparamdam. Pag-greet naman yung brother ko, birthday niya po kasi ngayon, Charles po ang name niya. Hello po, maligayang buddy po. And from Ms. Charmaine, hello kay Charles, maligayang karawan. Si Regina Constantine, ano ba yan? Ang tanga-tanga ng collar mo. Kaya mo na. At least nakapag-lenda siya ng boyfriend 7 months. Imagine mo, ano kung ang boyfriend ay for rent pala, no? Okay, girlfriend. Sige, idamay na natin yung ano. Kung meron man. Ano. Pero kasi, sorry, pangit kasi pakinggan pag babae yung sinabi mo ng boyfriend. Merong ano, may implication, di ba? Taki na lang pala. Pasensya na. Ano lang, I'm just trying to relate it sa atin pinag-usapan kanina. Kasi ganun yung dating eh. Jujuwayo pa lang, ano, meron ka nang pipirma kontrata. 1 month advance, 2 months deposit. Tapos merong bond. pag hindi mo tinapos yung 1 year na contract, 1 year man yan, wala kang refund, gano'n. Inis. Buisit! Ay, nako. Nanay, bati-bati din muna. Bati naman po. Ayan. Si, ano? Tignan mo to si, sabi ni Angel Bautista, pinadala niya ako ng picture ng kanilang aso, may Rhea and George.
Naingit ka ba? Lulungkot na nga ako eh. Ayun. Kaya tura mo your face. Bati muna ako. Papa Jack! Bati naman. Si Kay. Miss ko na siya madami. From Lai or Leo. Madami ilan. Kahit na sinzon mo ako lagi, sabi niya. Ay, ito na. Ayoko ng ganyan eh. Yung nagre-reklamo pag hindi na bate. Ay, teka ka. Oo, ayoko ng ay. Naiinsaw sa akin. Ay, teka ka. Saan ba yung tubo? Ah, dami ko pang binabati gabi-gabi, mga kaibigan. Yung, alam niyo kung may narinig kayong laging binabati ko because they come over to personally hand the greetings to me. Eh, siyempre na mauuna ko. Pero hanggat maaari, pinipilit kong batiin lahat. Huwag ka na mag-alag kung hindi kita mabati gabi-gabi. Pasensya ka na, hindi naman kita pinsan. Joke lang. Okay lang sa iyo. Tsura mo. Nakaka-hurt ka. Teka lang, gablock ko nga itong. Ayaw tumigil eh, ha? Saan ba yung ano ko? I-block ko na, okay? Block you! Na-block na kita. Masaya ka na, ha? I-block you, ha? Block you very much. Ay, nako. Get well soon po kayo, Mocha. O, huwag kayo magtaka. Mocha, pero lalaki po yung aso na. Huwag ko sasawa ko, bakit Mocha pangalan ka lalaking tao? Ka lalaking aso? Sabi ko, bakit Mocha pinangalan? Yan. O, dilagyan mo ng buhay mo ka, buhay. Bye! Natawa. Pinangalan niya ng Mocha yung lalaking aso. Tapos, bakit Mocha? Sabi niya, eh, dilagyan mo ng buhay ni Mocha, buhay. Lalaki na. Ay, di yun. O, hala siya. Mga kaibigan. Ito, mabati na mga nasa booth. Nakiki-air ko itong mga to. Hello po, binabati mga partners ko dyan sa 378 Robinson's Place. Antipolo, Dina, Berna, Liz, Patty, Chan, Ann, King, Paul, Erica, Grace, Angel, Jam, and Shami. Sabi ni Aizel ng OCC Magazine. Mag ba? Ano? Magazine o mag? Mag? Ano yun? Magazine yan. Mabala ka dyan. Sige. Karen Joyce Castro, Nina, Maluloy Owen, Annabel Mendiola, Maria Castel Torres, Jason Andrew Manalo, and Abigail Ganaban. Maligayang pakikinig po. Hi to my mama and papa, and to ate, and, diba, mama, ate, wala nang pangalan. Niloko mo na sarili mo. Alam ba nilang sila yan? Diba? Para kanyang pinsan ko eh. But I'd like to greet my, ano, my parents, especially my mama and my dad. May iba kang parents, maliban sa kanila. Especially? Diba? Punta na ko sa ambuyan, di dalawa yung special. Diba? Pag inisip mo, no? Hi to my mom and my dad. My parents, especially my mom and my dad. May iba? Diba? Puto na sila lang yan. Ay, nako. Wala akong point. Bakit na? Ate Reggie Sarmiento, Lauren Ramos, Andy, Luis, and Vaughn, Jeffrey Ramos, Charla Bactol from Kristen Ramos. Maligayang bati po. Hi to Ate Lenny, Dabon and Aurora Aguilar from Gina, Maliari and Samantha. Joy Aran, Angeles City, Pampanga. From Ms. Leslie Hornbeck and Big Dog, Julian Patrick Calanta ng Florida. Happy listening po. Hi po, batiin ko lang sana yung pinakamahal kong si Kate Ann Seriego ng Maligayang Kaarawan. Birthday niya? Pa ilang kaarawan? Please blow the big candle. Happy birthday to you. Come now and blow the very big candle. Happy birthday to... ano ba? Kandila, pinag-uusapan. Utak mo, ha? Maligayang pakikinig kay Maximo David or David, kung ano man yan. Kung yan sa Pilipinas, David yan. Pag nag-abroad, David yan. Pabati na ang Papa Jack. Sabi dito ni ano. Ano daw? Kay Neddy, Gay, Karen, Jell, Kuya Tony, Tracy, at lahat ng listeners mo from Ingram. Yan. Ingat kapag uwi. Ano daw? Kakapasok ko lang, ingat pag uwi.
tsura mo. Nanay ko nag-text, anak, bakit ina? Pabati naman, Tita Marilyn Calisaya, Tita Emma Villalobos. Sabi ng aking nanay na, makamusta ang supply mo ng lipstick? Madami ka pang stock dyan. Tandaan mo lang, ma. Huwag kang magpapakid sa nguso pag malakas ang ulan. Baka tama ang anak kidlat sa lips. Di ba bawalan pula pag makidlat? Totoo kaya yun? Di ba? Pag pula. Di ko alam, ha? I don't know. Kasi yun, paniniwala yan, di ba? Oo. Pero hindi ko mag-get yung point. Bakit pula? Alam ko metal. Diba? Oo, kasi electricity conductor yan eh. Kaya yung mga building, ito na, ang talino ko na naman. Yung mga building, meron sila tuktok niyan. Ang tawag dyan ay lightning arrester. Meron yan. Yan ang tawag, lightning arrester. Nakadesign yan, natamaan ng kidlat at nakaground yan. Nakadirect yan sa lupa para mag-diffuse ng volts. Galing ko, no? Galing ko. Oo. Lightning arrester ang tawag. Hindi ako sure. Basta yung kanina. Si Sir Rene Tanasas nakantabay sa atin. Uy, mga kaibigan, ito. Aking sintang paaralan. Inviting all PUP alumni. Yan, to participate. Yan, to our first global alumni in Las Vegas. Ano ba yan? May ticket ba ako dyan, Sir Rene? Saan pwede mapuntahin niyo ako doon? Total, may pondo naman ang iskos. Las Vegas? Tara na! Magbihis na kayo! Magimaking na kayo! At ipaganda ako ng dalawang piling na saging, baon! Talaga? Ayan na, oh. Inviting all the PUP alumni to participate our first global alumni in Las Vegas! Yan, May 27 to 30, 2016. For more details, ayan, call... or find Mr. Rinette Anasas at 354-4841. Huh? 354-4841. Maligayang body po sa inyo lahat. Kamusta? Si Tatay Major Sino nakantabay. Pagdating naman ako, ang kapatid mo si Jet Sino at si Krishna. Maligayang body po, tay. Kamusta ka? Maligayang body. Ano, teka lang ha. Wait lang. May tin-text lang pa kapatid ko. Yan. Yan. Si Jubel Makuha nakaantabay. Salamat papang ha sa ating meeting kanina. Eto. Hi Papa Jack, I felt for you tonight. Uy, maraming salamat. Regarding your youngest son who is a dog. Thank you. Opo, malungkot ako ngayon. Hope he'll get better soon. From NSW. Ano to? Ano NSW Australia? North. Ano NSW? What is NSW in Australia? Wala maitulong to mga... Ha, tumigil ka dyan. Wala ka maitulong. Salve. Maligayang pakikinig po. Thank you very much. Thank you ha sa inyong mga ano messages about Happy Uy nga pala buti pa si Nicole yala magaling na ano, ilang araw din siyang wala at ng hospital mga kaibigan si Nicole kalabas ng hospital no? Happy birthday kay Era Galliardo and mag move on ka na Red o pala ba't di mo siya tinext pinanda mo pa sa akin nabala ka palang sabihin sa kanya ako pa nagbasa. Sana, tinext mo na lang siya. Pinapagod yung ako. Ay, naku, maligayang bati. Maligayang bati. North South Wales. Oh, di ba? Ayaw ko lang maniwala sa'yo. Wala akong tiwala eh. Si ano... Papa Jack, sabi niya, aliw na aliw si Ate Nini. And hello po, regards to Richard from Howard and Ma'am Jody. Happy birthday to Malen Peralta of PLDT. Ligayang bati po. Si Miss Leslie nakaantabay. Oh. Prospect yan, tiga Asian.
Alam mo, may nag-PM sa akin. Sabi niya, lemonade kayo dyan. Ang paninda ka. Ay, si ano pala ito? Si JP. Barkada ko pala ito mga... Maligayang body po sa lahat na kayo. Sa mga bisita ko tonight, hello po, welcome. Sa mga hindi bisita, hindi welcome. Pero wala ka dito. Hindi ko. Ano to? Hello? Ayun, wala na. Alright, mga kaibigan, I don't know what song to play. Pero ayoko talaga maging malungkot. So, dahil gusto ko rin, ay, gusto ko rin maging masaya yung color natin, ang ipi-play ko ay yung malungkot na kanta. Uptown Funk. Ganda yun. Billy Joel yan, di ba? Uptown Funk. I've just been living in the uptown world. Sabi ko natin, Backstreet Boys. Ano yung mga kantang ganyan, no? Magaling ka sa umpisa pag medyo ano na yung kanta, wala ka nang makanta. Ano ba yung may kantang ganyan bago ngayon? Teka lang ha. Ano nga ba to? Kagabi lang, plinay ko yan eh. Ayun, Locked Away. If I got locked away, na-na-na-na-na-na. Tell me honestly, would you still love me the same? Yung ka lang, pag-rap na, wala, tahimik ka na. Tama, no? Tama, mali. Wala ka pala, boo. Ako rin naman eh. Yun na play ko, Locked Away. Locked Away. Locked Away. You're so many locked away from me. Uptown, uptown. Uptown funk. Uptown funk. Uptown funk. Basta kayo maganda. Uy, alam ko na! Yan, mag-OPM ako sa dulo. Let's play Iyo-Iyo. Kaya di Iyo. And Sponge Cola. Alright, mga kaibigan. We got 27 more to go before the hour of 11 o'clock. Good evening, Wednesday. Papa Jack is my name. I will do my best, diba, to cater to your ano, to your emotional needs tonight. Sa abot na makakaya ko, diba? Ay, nalungkot ako lalo. Text yung boss namin. Si Ma'am Ellen, I can relate with you at least. Dapat nag-live pala ako, ma'am. Ikaw pa pirma nito eh. Ikaw yung mag-approve nito eh. Papadaanin ko kayo Nicole. Eh si Nicole wala. O si Sir Jojo. Siyempre si Sir Jojo makakarelate ako. Nalambingin ko sa Jo. Tapos dapat malagpail ako ng leave. Pipirmahan yun. Huli na ang lahat. Ay ma, oh, sabi niya ano to? I feel bad when my dog is hurting. Oo naman. Ganun yun. Nalalungkot nga ako eh. Pero okay lang. Ano nga mga kaibigan, I never allowed anything to affect me at yung quality ng trabaho ko kahit yung nagdadaanan pa ako. Yung first 9.5 years ko, wala akong leave eh. Wala pang sampo. Ano iniisip nga yung first 9.5 years ko, never akong nagka-problema. But I go to work every day, no? Pero ngayong gabi, iba yung pag-aaso talaga. Gusto ko na siyang bumalik sa normal, yung ano, tumatahol siya na parang dog, yung dog style. Ba? Alam ang cat. Magkagulat na pag nagtungal niya ako sa fishy style. May tanong ba yan, Chay? Yung fish. Mama Helen, nag-drive ka na naman, no? Pag nakikinig ka, nag-drive ka eh. Maligayang bati pa. Play na ako ng kanta, mga kaibigan. Tucked Away, Uptown Funk, and Sponge Cola, Iyong Iyo. Tawagin niyo na ako 832-6171 or 1-800-105-683. Yung mga mag-text po sa akin, make sure na gamit niyo po ang inyong paboritong cellphone na paborito ko rin. Alam niyo na kung yan. Pero baka hindi mo alam, Cherry Mobile. Go to www.cherrymobile.com.ph, diba? Para malaman niyo kanila ito sa gadgets, events, deals, promos, diba? At higit sa lahat, giveaways, mga kaibigan. At kung anong phone ang bagay sa'yo. Alright? Para close tayo, dapat naka-cherry mobile ka. Hindi ka naka-cherry, tsaka tayo maging close. Naka-cherry ka, love kita.
tayo sa Cherry Mobile. It's www.cherrymobile.com.ph or facebook.com/cherrymobile or at Cherry Mobile PH on Twitter and Instagram. Maligayang bati ko sa lahat, mga kaibigan. Oras sa buong kabuluhan. Bahala ka, bilig ang orasan mo. Di nga, ito nga, oh. Ayan, mga kaibigan, it's a minute more to go before the hour of 11 o'clock. 10:59 is our time. Tututututut, malapit na mag-11. Siyempre. Hello nga pala, ayan, kay Miss Angela, kay Dennis, oo. Na Francisco, nakakantabay sila. Kenneth Ko, maligayang batin. Congratulations sa iyo. Miss Janet Zapanta, maligayang pakikinig po. Nanay AC, ano ka na? Ay nga pala, batin ko nga pala yung scene. Nanay Gigi, kumusta ka na? Sorry, hindi kita na-replyan. Oo, i-PM mo ako sa FB. Ginagawa niyo ba yan? Ako, ginagawa ko yan. Hiwalay yung cellphone ko doon sa number ko, hiwalay yung mayroong internet. Para kung kailan ka lang pwedeng istorbo. Minsan yung pagkakaroon ng ano ng gadget invasive na, di ba? Ha? O, yung tipong gusto mo matulog, tatawagan ka. Alam niyo, may kilala ko dati. Naku, hindi ko naman magiging pangalan niya. Tatawagan ka niya. At ako, tatawagan niya ako ng mga 8 a.m. Yung tipong patulog, yung kasarapan ng pagkuha mo ng tulog. Tapos, pag nagtanong ka, bakit ka tumatawag? Sabi niya, kasi may free call po. Wala akong pag-uusapan, tawagan mo ako para Diba, no? Tawagan mo ako, usap tayo, may free call. Ano pag-uusapan natin? Dalang. Isip ko lang. Wala akong issue. Michelle Abila, maligayang body po. At binabati yung mga tagatangos na botas. Ang ingin sa dito, yung asawa na to. Okay, bagong rebanta, kaluwag-luwag. Nanggolan na tayo. Si Maui ng Manila. Yan. Hello, Maui. Hi. Hi. Taylor ba yan, Taylor? Ay, hindi. Loka lang ako. Alam ko na. Di Maui Taylor, di ba? Hindi, ah. Matatakad ako dun. Oh, yun na lang. Hanggang dun na lang yun. At yung sinamin ko, di ba? Hi, Maui. Hi, Papa Jack. First time. Are you on loudspeaker? Hindi po. Are you on earphones? Opo. Naka-earphone ka? Na-earphone? Ay, hindi po. Okay. Wala po. Ilan taon na si Maui? 30. Oh, mairad ka na. Papa Jack, ang itatanong po, hindi pang bag, it's ano, marriage. Okay lang naman. Wala namang qualification dito. Maui, anong ginagawa sa buhay? Ano, kakaresign ko lang. Ooh. I'm a hotelier. I was a hotelier. I was a customer. Hotelier. Siyempre, past tense na. Ikaw yung ano, kumbaga, manager, supervisor? Hindi naman. Mas, oo, yung ganun lang. Ah, okay. Anong ano ka? Anong department? SO. Ano yan? Front office. Okay. Akala ko SO. Akala ko FO. Ah. Hindi, ang ganda mo. Thank you. Pero hindi kasing kay Maui. Tangkad lang habol. Hindi, alam ko naman. Hindi talaga ganun. Alam, nagsabing ganun ka. Diyos. Talaga. Front office, ano? Kaya yung ano, di ba? Yung tanungan ng ano, yes, may... May concierge naman yun. Ay, hindi. So, pero all around naman kami. May check-in, check-out. Ayun. Okay. Oh, may asawa ka na. Magpo 4 years na kami. Nakasal? Nakasal. Okay. Pero 11 years na kami na in a relationship. Okay, 7 years of ano, of boyfriend-girlfriend stage and then 4 years of married life. Oo. And okay. Ano, parang 11 years din na LDR. Wow, ang galing. Saklap, iba. From the get-go, kayong dalawa ay magkahiwalay. Every, ano, mga 7 months. Kasi, ano siya, human. Ah, okay. Well, from the very beginning, alam mo bang ganyan yung trabaho niya? Hindi. Kasi, ano, kami, nag-start kami sa college. Ah. O, hindi kayo 11 years na magkahiwalay? 11. College. 11. College days, di ba? Hindi, pag-graduate na kasi. Okay, sige, amon natin. O, di 10 na lang. Para matapos tayo dito.
Okay, fine. Sige. Matapos yung usap. Ang daming issue, no? Anyway. Hindi pa nga yung main issue. May anak na kayo? Oo, isa. Kaya ako nag-resign. May radyong bukas? Wala. Okay, there's just something wrong about that, yung reception mo. Malabo. Bakit saan mag-inaw? May feedback. But okay. Ano naman siya? Audible naman. Ah, okay. Okay. Kailan ka nag-resign? Siguro, 2 years. Wow, ha? Kung makasabi ka ng kaka-resign, parang last week lang, ha? Akala ko naman, nag-resign ka November bago magpasko. Paano ko ba sasabihin? Uy, Papa Jack, ang tagal ko na nag-resign, eh. Ganon. Kaya po kasi kaka-resign ko lang po. Usually naman, first time ko lang. Anyway, hindi, wala lang. Anything I can do for you? Hindi, itatanong ko lang talaga. Kasi ano ba, ikaw, ano ka na, ano ka talaga, lalaki ka, di ba? Hindi ako sure, ha? Pero, ganun. For example, lalaki ka, tapos, Okay, ganda na. Alright, Mawi, let's not be biased about the topic we're going to have here, no? Wag mo bigyan ng halimbawa ikaw. Tell me your exact situation. Wag tayo magbigyan ng halimbawa. Hindi naman to exam sa high school, di ba? Example, Anna has 4 apples and she gave all 3 apples to you. How many are left? Ganon. Walang ganon. Example. Ano ang sitwasyon mo? Ganito yun. Parang madaming times, feeling ko, sobrang okay siya sa friend, pero minsan, sa sobrang bait na bilang kaibigan, katropa, minsan, nane-neglect na ako. Any direct example natin? Few months ago, meron siyang sobrang naging kaklose sa work. As in, tinuring yung brother. Tapos, yung brother niya, yung lalaking yun, magulo buhay sa hiwalay, sa asawa, ganyan. So, parang ginawa niyang project. Gusto niyang ayusin yung boy, tulungang ayusin yung buhay ng lalaki. Hanggang siyempre, di ba, pagkasiman, parang 2 months lang siya dito sa Philippines or kasama namin. So, yung most of the time pa, nakukuha pa yung lalaki yung time. Halimbawa, pag nag-iimo yung lalaki, tinatawag niya yung asawa ko. So, instead of family time kami dito, kailangan puntahan yung husband ko yung friend niya para parang, okay ka lang yung ganun. Yung i-comfort ba, ganyan. Kasi minsan daw may tendency baka magpakamatay, ganyan. So, parang feeling ko, kami yung nane-neglect. Kahit okay, ako. Okay, kailan nangyari yan? Siguro mga few months ago. Month? Okay. What month? Ang gusto. Siba mga May. Hindi, sorry. Hindi. Siba mga August. Okay. Mid-year last year? Oo. Okay. So bumaba siya ng barko mid-year last year, tama? Mm-mm. Alright. Gaano siya katagal dito? Sorry? Gaano siya katagal dito? Mga 2 months lang. 2 months, alright. And how many occasions siya mabalis ng bahay para puntahan yung kaibigan niya in that 2 months? Siguro mga, kung sa isang linggo meron mga 5. And that's every week? Kasi ate, ganda, ang iniiwasan ko dito, yung we exaggerate our own stories, ano? Hindi. No. Of course so, not. Okay. Sa 8 weeks niya na naandyan, sa bahay ninyo, di ba? 40 days siyang naandun. Mm-hmm. Is that what you're telling me? Or okay. or that's how you felt? Kasi magkaiba yun eh. Monday to Friday. So, weekday nasa Manila kami. Tapos, yun yung talagang sa umaalis. Pero Monday to Friday, usually gabi. Yun, kasi may kasama ng inom sila, lumalabas sila. Okay. So, tapos pag daytime naman, yun, magpapasama po, samama naman ako sa ganyan. Wait lang, medyo magulo yung line mo, I can't... Okay, sure. Okay. Okay na. Can you, naka-wireless ka ba? Hindi po, naka-cellphone. Cellphone landline, right? Hindi po, cellphone lang. Cellphone lang, yaman. Alright. Sige. Hanap pa na ng signal na lang. Ayan. Okay. Ganito, are you telling me, Ate, na in the 60 days, approximately, na naandyan siya, nagbakasyon siya sa Pilipinas, Ate,
40 of those 60 days, kasi yun yun eh. Let's qualify, ha? I'm not telling you atin na, ano, na mali ka. We just wanna qualify. Alright? Are you telling me that 40 of those 60 days na kayo ay magkasama, nandun siya sa kaibigan niya? Almost. Even nga pag halimbawa, nagpakasyon kami sa Tatangas kasama yun eh. Okay. Alright. Pero, hello, Papa Jack. Okay, go ahead. Pero hindi lang naman yun yung major ano. Kumbaga, ilang months na yun, so na-overcome na yun. Kasi yung time na yun, dumating sa point na nag-layas ako. Pero kung hari lang, nagdrama lang ako na ano. Nagdala ka naman ano, na mabigat na bag, sa bagal mo umalis. kaya lang pagpasok niya sa kwarto, nakita niya madami pa akong damit na sa cabinet. Dapat tinulungan niya magligpit ate para madali ka nakaalis. Nung time na yun, kasama niya yung lalaki. Meron silang pinuntahan na ano, seminar. Na? Anyway, ayun. Nung time na din kasi nung umalis ako, ano, may exam sila. So, kasama din yung lalaki. Okay. Pero, so, not every time that they go out and they're together, not every time is because he is comforting the guy. But because it's, they have, you know, to attend to something na may kinalaman sa trabaho. Ganun ba yan? Mas madalas yung comforting. Pag alam mo, nagpapasama, ganyan. Like, what do they do pag nagpapasama? Papasama ay some papers, may bibigin sa ganyan, mga ganun. Okay. Alright. Sige. Pati, parang walang family sa Manila yung lalaki. So, parang ang katuwang na lang pag nabuborsa or ano. Mm-hmm. Kahit gabi, pagka nabuborsa, tatawag siya sa asawahay mo. Okay lang. Mag-uusap lang sila. Ayun. Kung anong kagamahan. Okay. Tapos, pero hindi na-overcome yun kasi ilang months hindi naman yun. Tapos, eventually, yun ano, pag naramdaman ko ngayon, paano na naman siya sa, ano, in parang in few weeks, dadating siya. So, parang nasasabi niya na, magkikita-kita, kasama yung friends niya, ibang namang mga friends nga kasi yung kanina sinasabi kong naging tropa niya nasa bar ko, so hindi sila magkakasama ngayon. Pero alam mo yun, sa mga friends niya parang natoplano na agad yung kita-kita tayo sa ganyan, sige sa pag-uwi natin, ganyan. Yun lang, parang nakakaano lang kasi dapat diba parang una ninyo na iplano yung siyan tayo pupunta sa family, ganyan. Oh, yeah. I understand you, Adi. Naiintindihan ko kita dun sa part na yun. Yung kinakasama mo ng love. It's just that, from my point of view, Adi, na from a third person looking in, una-una sa lahat, I don't know if you're going to agree with me, but it's a good problem. Diba? Because if your husband is someone, diba, that people can go to and talk to when they have a problem, ibig sabihin na mabuti siyang tao. Tama? Mm-mm. Okay. I agree naman. Do you agree? Okay, thank you very much for agreeing. Ano? Pangalawa, ate, it's just so sad to hear, di ba, na you are defining him, yung karakter niya, yung pagkatao niya, doon sa dalawang huling bakasyon na umuwi siya. Nakalimutan mo yung 11 years, ano? Mm-mm. Tama ba? Mm-mm. Kasi, yes. Kasi, parang, pag tinanong ko sa iyo ngayon kung anong klase siyang asawa, ang maaalala mo yung dalawang uwi niya, kung dalawang may isang uwi niya na pangit. What happened to all the first previous ones atin na okay naman? Mm-hmm. Tama? Paano pag ang sagot niya sa'yo? Paano pag ang sagot niya sa'yo, ate? Yung 20 ano, na pagkakataon umuwi ako, 19 doon ikaw kasama ko, yung 1 lang naman yung may tinulungan lang ako, hindi mo kami nag-chicks, di ba? May friend has a problem. Pero nagigets ko yung point mo, ate. It's just that, ate, It sounds like you really have an issue with his friends. Kasi ngayon, ibang kaibigan ng kasama, may issue ka pa rin. And you tend to connect it sa'yo. Na parang you are in competition with them. Paano kung kasama ka pa sa lakad na yun? Hindi, parang ang gusto ko lang naman, parang sana iunan niyang iplano yung lakad namin as family. Okay, what if hindi iplano yun ha, that siya ay umayon lang? May honestly, plano. Kasi honestly, mga kaibigan, ha? Sa mag-jowa, and I hear this every time, sa mga mag-jowa, mga kaibigan, ang lalaki ang bihira magplano. Kayo mga babae nagplano, and then you tell it to a guy, and the guy makes it happen. Ganun yun eh. Okay, magtambo, wala kang plano, kasi tamad yung lalaki ang plano. Hindi dahil ginusto namin tamarin kami, pero pagkataon lalaki yan.
Alright? Ganun talaga. Oh, tayo mag-asawa, well, if you wanna ask me, ako yung nagpa-plano palagi. Siguro cute lang ako. But generally, lalaki talaga yung tamad magplano. Di ba? Magtampo ka, ate, kung nagplano ka and he turned you down. Eh, kaya nga hindi na ako nagpa-plano. Ano kasi ayoko. Eh, kasi ma-pride ka. Ano bang, contest ba to? Pride na ba yun? Hindi. Pride. Yung pride. I mean, honestly, ha? Alam mo, ganito, ano? Maui? Yes. I want you to keep an open mind, alright? Okay. I understand where you're coming from, alright? But okay. The bottom line of your concern tonight, ate, alright, is your issues regarding his friends. And if down the road, alright? If down the road, at ano, gusto kong tignan mo ito, ate, sa ano, ha? In kumbaga, yung long-term effect niya, ha? If down the road, ate, your husband will feel that you are in competition with his friends and that you make him feel bad. Ulitin ko, ha? Okay. That you are in competition with his friends and that you make him feel bad just by having friends, ate, maglilihim na sa'yo yan. And guys are very stupid. Pag nag-umpisa maglihim yan, sunod-sunod na yan. So, you want my piece of advice to you? Yes. Kaibiganin mo yung kaibigan niya. Ano, sorry? Kaibiganin mo yung kaibigan niya. Ay, okay. Huwag mo akong plastic. Kaibigan ko po siya. Pina-plastic mo. Kaya issue ka ngayon eh. Yung inaano ko. Kasi nakakasama ko naman umalis ang yung friend. Except yung guy na sinabi ko nung huli ah. Na naglayas ako. Yung mga friend siya ngayon. Friend ko naman. Kasi nakita ko naman good influence sa mga. Kaya lang parang ang hilig lang kasing lumabas. Yun lang yung parang na-feeling ko ano. Parang napaprioritize. Minsan yun, or hindi niya na alam niya yung priority. Mas madala siyang lumabas. Yun. Kasi limbawa, ate, ganito yan, you have a plan to go somewhere and he canceled it just because he wants to be with the guy. That's a crime. Pero wala naman yung balak, nasa bahay lang naman siya, ate, nakapuruntong lang, nakahilata, nayaya siya sa mama. Ano pa talaga niya, girl? Diba? Tama ba? Okay. Tao yan eh. Alam mo, now tell me, ate, wala sa kaibigan yung issue rito. Okay? And I want you to be very, very honest with me. Okay? Okay. Alright? The issue tonight is not even his friends. It's not him going out and being with someone who is in need of his attention. Hindi yan ang issue. Alam mo ka ng issue? Ako? No. Yep, but not exactly you, but it's because nandun ka sa impression na you gave up your career and you are now, di ba, home-based mama sa inyong anak, di ba? Dapat pag naandyan siya, home-based din siya. Tama, mali? Oh my God, ang galing mo. Exactly. That's the point. Naintindihan ka sa part na yun eh. Kasi sanay ka corporate world eh. Tama, mali? So wag mo pagtripan yung kaibigan niya. Kasi yun ang dating yan eh. Mapagtitripan mo yung mga kaibigan niya. Hindi naman nakapagsipan. Nakakaselos lang na. Eventually, ate, hindi na lang kaibigan niya issue. Nanay niya, kapatid niya, lahat na yan. Kasi ayaw mong aminin yung totoo sa sarili mo. Okay. Yes. Siguro nag-adjust ka pa dun sa full-time na pagiging na ano. Diba yung full-time na pagiging nanay? Diba? You are, lalo supervisor ka, nung huli kang nagtrabaho. Diba? You've got people under you, tama? Uh-huh. And now, diba? Oh, yung anak mo niya, sigasa mo. And yung anak mo, diba? Eh, hindi naman kailangan attention maghapon kasi tulog yan madalas at nabobore ka sa bahay, tama? Uh-huh. At tapos kapag nandyan siya, imbis na dalawa kayo nasa bahay, naglalampungan kayo, alis pa siya. Yun yung issue. It's not even about his friends. Anong magandang gawin? I mean, be honest sa kanya. You get bored. Sinabi ko na yun. I mean, ate, you know, to raise a family, he's not working, di ba, ikaw yung nasa bahay, it takes sacrifices. And let's not, di ba, I do not want you, ate, na magkamali dito, ano, when he is, ate, ano, ate, on board, sa barko, wag kang magkakamaling isipin na baka inisip mo, di ba, he is not making sacrifices. Just the fact alone that he's away, he's making sacrifices. And by the way, human nature, ate, kung ano, minsan nga lang yung magkasama, ganito pa siya,
well, ano yan, maybe he's used to not having you. It's a bad thing kung titignan mo. But he's used to not having you every time by his side. Okay siya sa part na yun. But you know, being a guy, he needs to be told. Hindi yung inaaway mo siya. You know, we don't need ranting and whining, ate. We need instructions. And please, if you give us instructions, do it compassionately. Huwag niyo kaming utusan, okay. Lambingin niyo kami. Kasi pag nilambing mo ang lalaki, ate, maniwala ka, kahit patalunin mo sa bangin niya, gagawin niya yan. Pero pag dinaan mo yan, sa pagnanag mo sa kanya, kahit lumuha ka ng thumbtax, wala kang papala. I mean, I'm not saying that we are that stubborn, but yes, we are. It's our nature. I'm making you understand that yung pagkataon ng lalaki. Okay, okay. Wag mo ring ialaw yung sarili mo, ate, na na you try to get what you want by ano, throwing tantrums. Ano? Maglalesa ka, pag ganito. Para kang tanga, 30 ka na. Okay. Diba? Oh. Mag-iimbaki ka, mabigat yung maleta. Ang bagal mong umalis. Ante kang pigilan ka. Pag binigilan ka, ayaw. Hindi ako nagpapigil noon. Umalis na talaga ako. Sabi mo lang yan kasi hindi ka pinigilan. Para kunyari, hindi mo gusto. Wag ka nga. Diba kasi ayaw mo talaga umalis. Bumalik ka nga eh. Kung gusto mo umalis, ba't ka nagbalik? Diba? Tsura mo. Ang mahal kasi ng work. Hindi ako makakagalit. I guess mo yung point. Okay. You know, ano, ganda, ano? I'll give you a tip, alright? Okay, I need that. Be his friend. Maging magkaibigan kayo. So, walang issue pag naging kaibigan mo yung kaibigan mo. Kasi, pag naiintindihan kita, ano, Maui. But if I just go ahead and allow you to continue feeling what you're feeling right now, ang ending nito, ate, di ba, magdadamutan kayo ng kaibigan. Ano yan? Krimen yan sa relasyon. Yung dapat, ang mundo yung umiikot lang sa bawat isa. Maniwala. Ay, hindi naman ganun. Nag-uumpisa ka na. Kasi, nag-dripa mo na siya eh. Pero ayaw mo amin sa kanyang issue talaga. Eh, pag lumaki yung anak mo, you can go back to working. Ano ka ba? Okay. Diba? In the meantime, you try to embrace out of your role of being a mom. Wala ka naman magagawa. Do you have any choice? Pwede. Oh, pala eh. Di ba, huwag masakit ang ulo mo. Eh, minsan kasi, ayoko na nga isipin kayo ng minsan affected. Gawin mo kasi, pag nangandyan siya, huwag kang magpahalda, magpahandi ka lang araw-araw. Huwag ka lang makaalis pa yan. Joke lang. I mean, di ba mag-asawa naman kayo? Okay, okay. Pag umalis pa yan, doon ka naman, tawagan mo ako, kapag siya nagpahandi lang ako. Umalis pa rin, oh, awayin ko siya. Okay. Ulitin ko, ate, ha? You can actually make him do things, di ba? The things you want, di ba? To happen nang nilalambing siya. Lambing lang katapat na lalaki. Ulitin ko, men, mga kaibigan, I like dogs. Ang lalaki parang aso yan. If you do not train and give instructions, di ba, to a dog nang maayos, aso paging ka niyan. Try mong i-train ng ano, aso, parang lalaki. Sit-sit lang ate, oh. Sit-sit lang yan. Honestly, mga kaibigan, ha? Honestly, ganun ang lalaki, ate. Hindi mo nang pwedeng itrain ng aso ate ng ano, winawalang niya, kagat din ganyan. Naman, ha? Try mo siya na maayos. May reward system. Okay. Okay. And may pag-iisipan tayo ngayon, ha? Okay? Ano ka na? Good girl ka na. Have you tried telling him? Kasi, di ba, he goes out with a friend to help a friend out. Tama? Excuse me? Diba, goes out with a friend? Diba yung kaibigan niya para just to be with a friend kasi nangangailangan ng tulong. I mean, regardless kung yung tulong. Or it's a night out lang nila. I mean, kasi yung kaibigan niya may pinagdadaanan. Ayoko i-qualify yung pinagdadaan ng kaibigan niya. But have you tried telling your husband, alam mo, you're a good friend. Good job. Have you tried? Sinabi ko nga. Yeah. Sinabi mo, pero pinalas ko siya, nag-less ka eh. Kasi nakikita din naman niya sa akin kung ano yung mga pinagdadaanan ng friend niya. Up until the time na, napag-tripan mo na lang kasi kinunek mo na sa sarili mo. Ayaw mo aminin sa kanya na it's not really his friends na issue mo. Kundi yung nasa bahay ka at pag nauwi siya, kaya nang iiwan ka pa niya. Diba? Sabi ka, befriend your husband. Yeah. Mag-spaghetti ka araw-araw. Ganon, ha? Ang ko lang kung ano. Magpusod ka, yung mga tipa sa ilulugay mo sa harap niya. Tapos dadialog ka ng
do you wanna eat? Parang, what do you want to eat other than me? Saan lang gabi? Parang nakakatakot naman yan. Ah, sorry. Malambing. Yeah, ganun ha. Alam mo, anak, ngayon natin, maliit na problema ito. But if you allow yourself to feel that way continuously, lalaki yan. Lalaki yan. Alright? Eh, minsan nga feeling ko, nakakailangan namin na, hindi lang naman kasi ito yung issue sa amin, baka kailangan din namin ng marriage counselor para lang, hindi dahil sa sila na yung marriage, pero gusto lang parang, alam mo, parang check-up lang para kung okay lang. Ako, wala, I've got nothing against mga kaibigan, marriage counseling, I'd recommend that, But if you're to ask me, ate, sa pinagdadaanan nyo ngayon, really? Ganun nakalala para sa'yo yan? Kaya kanina tinanong kita kung 6 na pong araw siya naandyan, yung 4 na po ba na araw nandun siya, kasi baka nag-exaggerate ka lang Sometimes, di ba, we qualify yung kwento natin kung paano natin naramdaman. Kasi I'm sure in the end, 40 days, ate. Almost every night. But during the time, it felt like it's, di ba? It's every night of, di ba? Yeah, but I get your point, yeah. I mean, honestly, kung tatanungin mo, I respect the fact na pwede kang magkaroon ng counselor, but right now, I don't think you need one. Not yet. Huwag mo nang hayaan na dumating sa punto. Ayoko lang kasi nung parang tuloyan na magka-call. Di ba ka maglayas pala? Doon kasi, pag naiinis ka, dambutin mo yung palinis ng kubeta at saka yung maghihintay ka, magkulong ka doon para pagpagod ka na, kalmado ka na. Eh di ko yung Mr. Mo, lagi kanyang gagalitin para lagi maling siya, CR. wag, naku talaga. I mean, umayos ka na natin. Right? Sambingin mo. Yeah, baka kanti ka lang. Mag-asawa kayo ha. O. Yung mga hindi mag-asawa, hindi kikasali sa ganun. Ando, sige. I have a series of questions for you, and I want you to answer them with yes or no. Okay? And pag may yung mga itatanong ko sa ate, I want you to answer my question ate na ang nasa utak mo ay yung bottom line, okay? Hello? Lana, wala, kinain siya ng daddy. Hoy, kausap kita! Hello? Hello, Ate Shana. Aba, mga bata? Okay na. Ayan. Okay, I will ask you questions, right? Hello? Ate Shana, gusto mo ba ng saging? Paalo ko sa'yo. Malaki to. Oh my God! Di ba pagtanong, walay na. Ay, nawala yung cooler. My God. Pag-try ka niya doon, day. Wala na. Sayang. Ang mga itatanong ko pa naman, mga pang-scientist. Takot siya, di ba? Bigla niyang binaba. Tanong ko sana, ilang layer ang human skin? Mga ganun sana. Pang-derma. Joke lang pala yung tanong na yun. Mawi! Yes. Okay. Binaba? Hindi ko binaba, nawala yung signal. Tinaktan kami ng buwan. Ah? Kasalanan pa ng buwan? Lahat ng pwede pag-tripan na pag-tripan mo ha, teka ka. Pasensya naman. Anyway, ano yung tanong mo? Wala lang. I want you, ate, to answer my question, ate, with, yung bottom line na nasa utak mo, okay? First, ate, okay. Is it a happy marriage? Yes. Ba't kailangan mo ng counselor? Hindi, kasi alimbawa ate, ikaw, diba? In love, ate, it's always the bottom line. Minsan kahit impyerno yan, pero pag tinanong mo, kahit ang hirap, kahit wala makain, ano bottom line? Masaya ka? Yes. That's all that matters. Huwag ka maglagay ng, kasi pag, ate, pag nag-umpisa ka magbilang ng mga pangit, hindi ka matatapos, lagi may pangit sa relasyon. Pero diba yung counselor, parang check-up lang, para hindi naman dahil may sira na, parang ikaw, may sakit ka, hindi naman porket malubha na yung sakit mo, pero para lang tignan kung meron bang ano. O sige, walang bibigil sa'yo, go ahead. Go ahead. Wala naisip siguro ko. Siguro ako lang ate,
Kasi I've got nothing against her. Marami na akong sinabihan na go ahead magpa-counseling kayo. It's, I'm just saying, ate, na ganun na ba kahina ang paniniwala mo, ate, na? Hindi, kasi minsan feeling ko parang hindi nga naiintindihan na yung mga points ko. Because you are not being honest to your husband. Ano kanya maiintindihan? Inaaway mo siya, ate, na ang point mo, yung kaibigan niya, maglalayas ka, pero ayaw mong aminin sa kanila that you are just bored. Diba? Tama mali. May point. Pero Tata Jack, pag kayo ba umaalis, bored ka din ba kasi sa bahay? Kaya lagi kayong umaalis? Bakit ako? Umaalis ba ako? Hindi. For example, ang mga lalaki ba in general? Okay, ganito na. Maui! Okay? Yeah. I am sure na kung wala kayong baby, umaalis ka din. Nag-get mo yung point? Uh-uh. Kasi nakikipag-contest ka sa kanya eh. You are having a good time and I am not. Oh, bakit nga ganun? Eh, bakit ka nakikipag-contest? Pag nanalo ka, may trophy ka ba? If you compete with someone you love, ate, you end up losing the person. You are not gonna win. Uy, 30 ka na, hindi ka na high school. Oo nga, Tata Jack, nag-gets ko na, ikaw naman. Diba? Masakang ganda ng chupa-chups yun eh. Malinaw na ba? Oo, nag-gets ko na. Nagkataon kasi may baby kayo eh, hindi ka makalabas eh. I'm sure kung wala kay baby, lumalabas ka din. Pag alis niya, lalabas ka din. Hindi, dati kasi kaming dalawa. Diba? Kaya naikumpara mo yung sarili mo sa kanya. Alright? Oh, sagutin yung tanong mo, okay? Pag yung ibang mga lalaki, pag lumalabas na babore ba kayo, not necessarily. Ikaw mismo nagsabi sa akin, di ba, he's trying to attend to a friend na kailangan ng tulong niya. Pero yung ngayong kasi... And kailan pa naging krimen, di ba, na sumaya sa buhay? Alam mo, nababusto ko sa mga ganyang relasyon. Yung hindi po pwede magkaroon ng friends, yung jowa, kasi may issue. Ate, if you look at it, ate, sa kwento mo, gano'n ang dating nito. Ito yung, ano ka ba? Ang issue mo, yung lalaki binabuntahan niya, eh. Tapos hindi mo gano'n, kalto kang gano'n. hindi lang naman siya, yun yung huli, diba? Tapos ng mga September, ganyan, ang iba naman yung mga friends. Oh, friends pa rin, yun pa rin, oh. May issue ka sa kaibigan. Ibig ko sabihin, so every night talaga kailangan may night out kayo, boys night out, hindi nang daw. I am not saying hati na tama yung ginagawa niya. I'm not telling you, my point ka. I told you from the very beginning, I get your point. Diba? It's just that you are sending the wrong signal. You are making him feel bad about having friends. But the real concern is, you are bored. And you want him to be bored as well. Yun ang problema dito. I'm bored. You are supposed to be bored because we are married. Yun yung point mo eh. Ba mo nagawin? Hindi. Okay. Hindi ako sure. So okay lang. Sige na. Go lang ka. I'll do my best. And again, Ate, ulitin ko, if you want him, alright, to at least do the things you want him to do, there is a way. Lalambingin mo yan. You cannot, it's not actually okay na you get what you want by throwing tantrums. Papa Jack, isa na lang. Get na kayo. May tatanong lang ako. Sige, ano yan? Huwag lang mo sa akin. Feeling ko, naisip ko lang, baka kailangan kong baguhin mo paglalambing. Bigyan mo nga ako ng bago. Maglambada ka. Huwag na may SPG, pero yung... Mga porgisere. Bambalab. Ano nga? Kung paano, ano ba yung mga bagong, ano nga yung... Mga style. Mga ha? Wala. Alright, I am the wrong person and anyone other than you is a wrong person to ask. He is your husband, Dati. If there's anything that can make him feel better, okay, o diba, or make him feel released, whatever that is. If there's someone, alam ang sagot, hindi ako yun, hindi ibang. Bakit jowa ko ba siya? Ikaw ang nakakaalam niya.
Ikaw, don't ask other people. You know him, ate. You've been together for 11 years. I can give you tips, but at the end of the day, ate, ikaw nang kakilala sa kanya. Okay, Papa Jack. Huwag kang mas-showbiz gaano, ha? I'll do my best. Diba? Do your best, ate. And most of all, never count the efforts. Because if you count, you're gonna get tired. If you stay with someone all your life, you do it every time. If you start counting now, eventually down the road, that you'll get tired. That's human nature. Don't count it. Okay. Yeah. All right? Okay, Papa Jack. There is a way to get what you want. Just be wise about it. Okay? Yeah. Okay, now I'm going to ask for a message para sa kanya. I want to hear you commit something sa kanya ngayon. Commit, okay. Alright, I promise, I don't know. Anong babaguhin mo? Anong ipapangako mo atin? I maintain mo sa ugali mo? Diba? Pwede bang hindi mangako kasi diba napapako? Parang... Huwag kang high school! Ay na naman tayo eh! Trenta ka na, pwede ka na maging principal, ganyan ka pa. Grabe naman. Mga kaibigan, promises are not contracts. Walang nakulong dyan, ati pag namamalik na forever, hindi umuwi na forever, hindi makatulad na nakulong. Alright? But it's a guide. Diba? You tend to create your own guide. You cannot do it at exactly how you promised it, but you can deliver as close as possible. So, wag mo nang gawa ng issue pa yung pangangako na kong to. Ang drama-drama mo. Bakit di ka mag-artista? Mag-karir ka. Uso ma-arte ngayon. Magpa-promise lang may issue pa. Ito naman. Sige na nga eh. Guide! Kuya mo ngayon ano doon? Sungungain ko lang ito. Magpa-promise ka. Okay? Oo. Okay. Alright. Alam namin kasi na pag umiyak ka ng gano'n at niyakap ka namin, iiyak ka lalo. Tama mali? Pag umalis kami, ate, iiyak ka lalo. Diba? Oo. At pag may sinabi kami, hindi ka rin makikinig. So the safest thing to do is not to do anything. And wait for you to get tired of your... Grabe ka, oh! Mo lang, alam, pag wala ka di, wala, hindi na, maghapon, hindi, mag-alaga ng anak mo, ganun. Tapos, maliban sa kasalanan pa niya, hindi kanya pinansin pag umiyak. Nagbag yun eh. Okay, hashtag relate much. Oh. So, normal niya yan, ate. Yun lang, normal din ang laki ma-freeze. Diba, frozen. Okay. Si Mahal, umiyak ng ganyan natin, napaiyak ko siya. Nagbukas akong TV, manood mo akong TV. Tapos ka na, usap tayo. Ay, joke lang, hindi ko ginawa yun. Kahit ako man, natin, I'm frozen. Pag umiyak si Mahal, abayaan ko siya. Sumigit ka na, para... Sorry, hindi ako ganun. Kumidyante kasi ako eh. Pag umiyak siya, kumidyante ako. So, mayinis lang din siya. So, wala. Ganun, eh. Oo, oh, sige. Alright? Thank bottom you, line, Papa. Train your husband, Dada. Yeah. Okay? Yes. Reward system. Thank you. Diba? Maraming salamat sa pagdawag. Salamat. Thank bye-bye. You. Bye-bye. See ya, Maui, mga kaibigan, ng, saan ba siya? Ay, dyan lang sa bandang Manila. Maraming nabuhis lang babae na naman. Ah, ba Jack, ginagawa mo laughing matter yung pag-iyak namin? Hindi naman, may nabaliwanan ko lang. Diba, na-rate ka, no? Diba, ganun. Tama, diba? Ganun, diba? But not necessary, it doesn't necessarily mean na walang pakialam yung lalaki. As a guy, kasi nature namin, we just don't know what to do. Hindi ibig sabihin na wala kayong pakialam. Alright? Yun. Huwag na kayo mag-alat sa akin. Ibibisto ko kayo.
Ay, naka. Uy, sa lahat po ng nag-ano. Ano, sa lahat po mga kaibigan ng mga ano, ng mga nag-PM sa akin ng get well soon sa aking asong si Mocha. Thank you po. Get well soon na, Mocha. Get well now. Huwag nang soon. Hello from Mel Castillo na Singapore. Ayan. Hoy, Ma'am Mel, kamusta ka na? Hoy ka dyan. Hello sa'yo. Hoy, binabati ko ang ano, good evening, sabi ni Raymond. Magpapagreet lang po sana kami ang IBCOM Kitchen Equipment dyan sa ano, Pasay, Manila Sales Team. First, ayan, our manager and mommy sexy, Ma'am Girly, Fatima, Mylene, Ron, June, L.A., Jerome, and Raymond. Accounting team, pambuong kumpanya to. Annalyn, Carl, ayan, si, yung GM, si Rodney, marketing team, walang iya. Sana, Raymond, pati yung team number niya, pinadala mo na rin, matanggit ko lang. Ayan, Lyra, Nina, MJ, Christine, Alice, yung mga nasa AutoCAD Department, Alfred, Logistics, mga kaibigan, Lawrence Bong, Rebecca Sheila, ang service team, and others. So, ang pangit, no? Saan kang team? Sa others. Anong department yan? Steven, Dino, Alfie, Louie, Alden. Ayan. Sorry sa mga nakalimutan ko. Wawa, may nakalimutan ka pa sa dami niyan, ha? Ligayang ba? Diba? Sa mga bisita ko tonight, hello po, nakikiyar kong kayo dito. Ano meron? Naputulak ka ng kuryente, no? Huw, tsura nyo. Ilan sa mga taga-Tangos na botas. Ligayang ba? Tibos nila. Si, ano, Teka lang. Meron lang ba akong, ano, pinipm? Sending. Oops. Papa Jack, I will pray for your ano, for the speedy recovery of Mocha. Ooh. Okay, thank you Joy La, Joy Lalo. Maligayang buddy sa iyo. Advance happy 8 monthly. And to Jervin Cabral Shoson from ano, Zira, Zaira, Nikki. Ano to? Ang pangit lang sa ulit. Ano to? Ni Balvos. Anak ng talk. Tinan mo nga ito, Char, do? Scratch paper na dito namin bura. Oo. Ang pangit ng kadiri. Ano ka, investigador? Mahindi na kasulat mong pangit. Sabi niya, advance, happy 8 months, sorry. Oo, in advance, para pag hindi umabot, nabati din. At least hindi man umabot, nabati. Nabati yung pangwalo. Happy second year wedding anniversary. Oy, sino ta? Tumagal ka, brad, ha? Joke lang, ha? Seraphine Palos Rodriguez. Ayan. Thank you for... Pusang galang sulat yan, oh, ang buhay to. Parang tanga to. Thank you for everything... May binura siya, basahin ko. For being such a good provider to us and loving me kahit na madami ang pusod ko. Ah, wala pang ganun. So, nag-invento lang ko. Tsura na ito. Happy listening to Richard Soriano, avid fan daw ng programa natin. Thank you. Tracy Ann Nibalvos, happy trip. Yan, from Ate Jen Zaira. Saan pupunta? Canada? Pampanggen, di ba? Kakanda ba? Sorry, oh. Alam ko naman. Pati joke ko pa tulang ko rin na nga. Pinatulang ko. Haris Bangayan, Nicole Banga... Bangal. Yusa. Tulad baboy na mo. Ano to? Sumaki ka ng tricycle na malubak na tsaka ka nagsulat. Happy birthday to Haris ba ngayon? Ha? Oo. Mula sa mga kilala mong pangit sulat. Noni Lynn Pedralves of Shake It Off. Uy, Ma'am Noni, maligayang paki. Noni Lynn, eh? From Phronix. And ano to? Nevi? Noni? Hello po, Ma'am Noni. Pakibadi ka ko po ang mga batang... Ano to? Otak. Ano to? Ano yun? Ibig sabihin na? Ano yung otaku?
Mahilig sa? Ah, talaga? Yun pala yung tawag doon. Batang ita. Sa Japan, ano? Dati ang mangga ay prutas sa Japan. Ang mangga ay kwento, di ba? Tama ba? Mangga serye. Kaya Chris Mark, Kuya Sean Carl, si Pusa, ano to? Pock? Baboy sulat na ito. Uy, sit. Ano ba kong investigador? Kaya kong hulaan yung pangit mong sulat? Charles, Bonds, Kaiser, Champ, Ara, April, Joy, D. From ERA. O, si ERA yung pangit sulat. Pabati naman po, BN203STI Global from Kate Sariego. Maligayang body. Pabati po ang Alba family dyan sa Makati. Tropang SB dyan from Benok. Benok! Patingin nga ng Benok yung paamoy. ERA Galliard, happy birthday. Nabati ko na ito kanina. Ito daw, yung mga nakikinig tayo yung mga graveyard shift ng task us dot US nando us or US us dot incorporated, lalo na yung mga taga delectable. Manigayang body ba sa inyo lahat? Tulog na kayo. Yung mga ang ingay po ng iba, picture mo yan, Charlie, ipopost ko yan, sabihin ko hashtag ang ingay ka na. Ayun ako, pabody ako dito. Ihabol ko rin pagbody ko, ma'am. Pero ba't yung mga ibon nakikinig sa amin? Yung peacock. Ang pabo ay turkey, di ba? Tama? Gansa yung ano mo itong taong? Di ba ang pabo ay turkey, tama? Ang gansa ay goose, di ba? Tama? Oh, naku talaga ng mga to. Nabuhis ako, ha? Richard, picture mo ito lahat! Bakit pala, Richard, may pakonsa dito, yung di makasabot sa sampal ng dollars? Tama ba ako? Pero hindi ako sure doon pakasampalin din ako. Ang pabo ay turkey. Ang gansa, goose. Tama. Okay. Ang pato, baka hindi nyo pa alam. Duck. Tama ba? Yan. Ang peacock ay pabo real. O, trivia. Malaking bird, peacock. Ang panabong ng manok, fighting cock. Naglaban sila sa cockpit arena. Diyos. I wanna go there. I wanna see the cockpit arena. Diba? Pwede na pag-uusapan ng mga bird-bird na yan. Alam mo ba, Chard? Nakakapaghinubaran mo yung manok. Mukha siyang T-Rex. Pansin mo, di ba? No? Tama ba? Di ba yung maliit yung kamay? Hindi na pag-usapan ng bird, mga kaibigan. Eh, may bago akong, ano, well, tunog bird lang naman. Yung Pay Maya. Maya bird, di ba? Nakapag-endorse lang. I-download mo na yung Pay Maya, mga kaibigan. Free app yan. Oo. Kamiling ka mag-shopping-shopping online. So, bumili ng ano mo. Na mga, may mga tao, mga kaibigan, that they love to buy online rather than to go to the mall. Diba? Lalo nga yung traffic. Anak mong takwa ang traffic. So, ibang klase. Kung alam nyo, mga kaibigan, ang sarap magbenta ng kape sa kalsada. Yung ano, doon lang kayo. Okay, magparenta ng ihian. Kung sari, labas mo na yan dito, ihi ka na. Kasi diba pag na-traffic, diba? Ihi ka na. Hindi ka. Tama ba? Oo. Hindi ko alam ano magagawa dyan ang traffic ngayon, mga kaibigan. Well, you don't wanna go to the mall, you just wanna buy something online. Try mo na yung, ano, yung Pay Maya. Alright? You download that now. It's a free app. Oh, para at least, hassle free. Reloadable yan, mga kaibigan. So, reloadan mo muna yung account mo tapos pwede mo nang gamitin pang shopping online. Ibig sabihin, download the application, load the app,
Tapos madali nang mag-shopping ng mga damit, ganyan. Accessories, ganyan. Panty, bra, ganyan. Bakit ba? Ganun nga, oh. O kaya, ano, ha, sa mga commuters dyan, oh. Yung sobrang hirap ng, ano, yung mag-train. Pwede mo nang, ano yan, ha, maloadan yung beep card mo through Paymaya. So, to know more about that, you can download the free app today. You can just type in sa iyong, ano, app store, Paymaya. Try na download mo na. I-download ko nga mamaya kasi babayaran kita. May utang pala ako sa iyo. Ano muna ako mga kaibigan? Play ng kanta. Ang Billion na Family na kanta by Ligayang Bati Sa'yo Pops from Dixie and Sir Ronald. Thank you very much. In the meantime, here's the music of Lee Greenwood mga kaibigan sa kanyang awiting I Owe You. And then, let's play Almost Paradise. Wala lang, trip lang. Walang kinalaman sa buhay ng caller. Tapos, mag-play tayo ng favorite mo. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Tapos, hanggang dun lang ang memorize mo. Sa next part, tahimik ka na ulit. Oras, mga kaibigan, sa buong kapulaan, we've got 14 every midnight. Good morning! I'm so happy, aren't you? Uy, may nag-tweet na sinabi ko, promises are not contracts, they're guides. Tama. Daw, sure, Jen. Hello po sa mga nakaantabay sa ating ngayon. So, sa amanda ko ng kapula, maligayang body po. Binabatig yung mga bisita ko tonight. Dito, ang dami nila nakiki-aircon ngayon. Nagdagdagan pa ng dalawa. Hindi po. Pag dumating kayo, huwag kayo magdalang jacket ha, para ma-enjoy yung aircon. Maginaw talaga yun. So, Shell, kung ano ha, kung lagi kayo nakakapakinig sa akin, alam ko na pagpasok ng ano, ng January 4, pag airin namin, yung first day ng airin namin for the year, alam ko na pansin yung iba yung tunog namin. No? So, ma-echo siya kasi nasa temporary booth lang kami. Nakakatuwa kasi itong temporary booth namin, meron siyang 12 aircon. Paligid. Pero isa lang bukas. Lamig dito. Giniginaw. At least, di ba, hindi na mauulit yung nangyari sa booth namin dati. Ang init, nagubad ako. Nang jacket. Tawag na dali over 833-6171 or 1-800-10-100-5683. Maligayang body po sa inyo lahat, mga kaibigan. Is it safe to say na yung ating generation, yung generation ngayon ay generation ng mga kumbaga tech-savvy people, no? Yung mga I don't even know, 'di ba, kung yung mga pinanganak sa panahon ng ano ng computers, alam nila kung ano ang buhay nang wala niyan. I don't think, 'di ba? We can function sa normal na definition ng function kapag 'di ba na? Kapag nawala ang teknolohiya. Ako alam ko, ay sorry, patandaan na. Kunyari lang hindi ko alam, hindi ko nasabi, huwag ka naman kulit dyan. Binabawi ko ba? Pero ngayon mga kaibigan, dumating yung punto, di ba, na umpisa ng pagkakaroon ng teknolohiya, ang mahal niya. Ngayon ang mura na, di ba? Nagmura ng teknolohiya kasi nga, naging common na siya. Wala lang, I'm just trying to, ano, remember the things mga kaibigan, kumbaga sa kanta ay, the way, ano, we used to be. Iba talaga nagagawa ng ano, lalo ngayon, di ba? Parang, hindi parang ano, nowadays, necessity ng smartphones. Kailangan, no? Pangangailangan siya sa buhay natin, mga kaibigan. No? To share your personal experiences, mga kaibigan, no, diba? May mga pagkakataon, magsiselfie ka, wala namang pakialam ibang tao, post ka ng post. Pero okay lang, yes. Di ba? Account mo yan, eh. You can chat, and make your social life flourish. Social flourish, what a term. Diba? Right at your fingertips. Oh, diba? Kung gusto makichismis, ayan, makibas, ayan, gawain mo yan, tsura mo. But, halimbawa, wala ka niyan. Do you want a smartphone that is not expensive?
Ooh, it's only 888, mga kaibigan. Smarts, hottest smartphone deal that gives you not just smartphones, but smart prepaid SIM loaded with freebies. 888 lang. Oh, di ba? Smart Android smartphones, mga kaibigan. Dual SIM na yan. Tapos, pwede pang ano yan, ha? For your old number. 5-megapixel camera at quad-core processor. Gusto ko yan, ha, mga kaibigan, ha? Smart's prepaid SIMs loaded with perks. Yan, free data for whole year. Oh my God, oh. Free data for the entire year, like... Oh my God! That's 100 MB every month. Yan, 30 pesos na load. Rebate for every 100 pesos na load. Kaya lahat ng tao ngayon, mga kaibigan, sa kaunting alaga, 888, oh, you can avail of that. So you can just go to smart stores near you and ask, mga kaibigan, ano ba itong sinasabi ni Papa Jack. Alright? Okay. Sige na, ha? What are you waiting for? Bagong taon na, 2016 na. It's the year to get your smartphone for just 888 pesos. You can actually visit your smart store near you. Promo runs until April 3, bulol. 2016 for the FDBS. PD permit number is 15424, series of 2015. May caller tayo, si Shane ng Taguig. Hello, Shane. Hello po. Hi! Hi, good evening. Hi, good morning. Good morning. Umaga na. Hi, Shane. Ilan taong ba yan? 19 po. Ha? Hello? Hello po. Naka-earphone ka ba? Hindi po. Okay. Cellphone po. Masasyal. Ano, landline cellphone? Opo. Ilan taong ka na? 19 po. Anong ginagawa sa buhay? Nag-aaral po po. Anong course? Management po. Management. Okay. At, may boyfriend? Para kang ano, friendster, it's complicated. Hindi po, kasi po. Ano? Kinakabahan ako pa ba? Pwede wag na. Hindi po. Kasi po ano eh, yung problema ko po kasi hindi naman po siya totally about sa relasyon. Parang sa friendship din po kasi. Mm-hmm. You can tell me. Kasi po, simula po kasi nung nag-break po kami nung... actually po kasi Papa Jack, bisexual po kasi ako. Alam ko. Yun po. May girlfriend ka? Wala na po. Saka ano lang po, kaka-break lang po. Kailan? 2 months na po. 2 months ago? Yes po. Gano'ng katagal naging mag-jowa kayo? 1 year and 9 months po. Nakipag-break sino? Ikaw siya? Siya po. Bakit daw? Ano naging dahilan niya? Sabi niya po kasi parang pride po. Pagod na daw po. Pati yung sabang pinag-aabayan mo? Hindi, siya ang ego. Sino ma-pride daw? Ikaw siya? Ako po. I mean, do you agree na ikaw yung ma-pride? Oo po. Agree naman po ako. Pero pagka po kasi nag-aaway po kami, minsan po kasi hindi ko po siya kinakausap kasi ayoko po may masabi na hindi maganda pag galit ako. Tahimik na lang po ako. Ganun. Okay. Nakabahan ako po. So nag-break kayo ate bago magpasko? Opo. Sabi ko na yun. Ano po, Papa Jack? Apec. Nung Apec? Opo. Na-block doon yung mga lanes nyo. Ganun. Yes po. Yun nga po. So, after po na mangyari yun, para pong gumulo po yung friendship namin. Kasi, nasa... isa po yung group of friends namin, parang yung friends niya, friends ko rin po. Yun. Okay. So dahil sa inyo, nagkagulo-gulo magkakaibigan. Opo, para next time, kasi... huwag magjowa ng tropa. Ganun lang yun. Hindi. Huwag mapatol ka kaibigan. Tapos. Hindi ko naman po siya kasi totally friend doon una. Parang... Ay, mali pala ako. Sorry. Ano po, naging friends ko po yung... Naging friend ko po yung friends niya. Hmm. Opo. Tapos?
Ayun po, nung after po nung nangyari yun, parang ang gulo na po kapag lalapitan ko po yung isang kaibigan para magkaka-issue, sabihin nila ginagamit ko, silosin ko daw yung ex ko, ganun po. Hindi kayo magkakaibigan kung ganyan kayo. Diba? Kasi magkakaibigan, walang issue dapat. Magkakaibigan eh. Eh, para po kasi, para sa akin, parang napaka, parang sila po yung affected. Eh, kami pong dalawa, parang hindi na naman po kami napa-apekto para wala nang gulo. Parang ganun po, pero parang sa nangyari. Ganun parang na lang, ano? Yung... Alright, alam mo nga, Shing, kasi it's very hard to qualify kung sino may point sa inyo. Diba? I'm sure a lot of your friends or some of your friends would take your side, some of your friends would take your side. Tama? Some of them, kahit magkakaibigan kayo, may not like you or may like you more than someone. Tama? Apo. Okay? So, ganda lang at as long as you're not doing anything wrong, then you're not supposed to be bothered, ano? Kung wala kang ginagawa mali, wala kang deliberately sinasaktan, wala kang inaaway, wala kang ill intentions towards someone else, wala kang dapat maliwanag at dapat ipangamba. Oh, matulog ka na din. Wala kasi parang palala po kasi ng palala yung nangyayari. Parang lahat po ng galaw ko parang mali. O, ini-issue ang kanila at huwag mo silang pansin kung wala kang ginagawa mali. Tsaka, unang-una, kaibigan ba talaga yung mga yan? Bakit may issue ka sa bawat isa? Hindi ko nga po alam, babadyak. Pero kasi po ngayon, hindi ko na po kasi pinapansin eh. Parang, ano na lang po, parang para sa friendship. Okay na lang sa akin kahit anong sabihin nila, basta okay kami. Kasi, para sa akin, babadyak, mas marami yung friendship. Alright. Liwanagin nga natin to. Kayo bang dalawa, okay, yung bang jowa mo na kaibigan mo ngayon, may jowa na rin ba siya? Hindi ko po alam, wala po siguro. May jowa na ba siya sa kabarkada nyo rin? Wala po. May jowa ka bang kabarkada nyo rin? Wala po. Ibig sabihin, this is a case of ano, miscommunication. Ano, maayos din yan, huwag mo nang palakihan. Hindi ko naman po pinapalaki, Papa Jack. Ay, hindi mali na naman ako, sorry. Sorry. Hindi. Parang sila kasi, Mama Jack, parang ano eh, parang basta lahat po ng galaw ko bantay. Nakakaano po kasi parang yung mga kaibigan ko naiipit. Halimbawa, ate, bigyan mo ako ng direct example. Ano ba yung mga pinagkasabi mong ano, lahat ng galaw mo? Halimbawa, anong ginawa mo at ano nagka-issue? Sir, ito po, mare, lalapit po sa kaibigan ko na dati pinagsiselosan niya po kasi yun eh. Mm-hmm. Kaibigan po namin. Ngayon, na girl. Tapos po, parang sabi po nung dalawa. Okay, niya, okay. Ganda na. Wala ka bang pagtingin sa kaibigan na yun? Wala po. Walang kahit anong pagkakataon o posibleng maging kayo. Wala. Wala po. Wala, magkapitpitan man ng anes. Opo. Ha? Opo. Di wala kang dapat ipangamba. Eh, parang kasi po, dadamay po kasi siya, kaya po minsan sabi niya, lumalayo na lang siya sa akin para wala kami lang issue. Okay. Ulitin ko ha, wala ka bang pagtingin sa kanya? Kasi ate, kung lapit ka na lapit sa kanya, para ipilit lang na wala kang mali siya kahit alam mo nga pa trouble siya, may gusto ka sa kanya. Wala po, Papa siya. O, edi lumayo ka muna ate nang walang issue. Eh, kaibigan ko po rin naman kasi yun. Parang, kumbaga sa ano, Papa Jack, lahat sabihan ng problema, mga ganun, Papa Jack. Ganito, ano? Alright. Tinawagan mo ako because you're bothered. Tama? Tapo. But you don't want to make any compromise. Ang gagawin natin, sino mag-a-adjust? Nanay ko na naman. Nag-a-adjust naman, Papa Jack. Kaso parang, hindi kasi, Papa Jack, parang na may personal na po kasi. You know, okay, stop. Friendship is always personal, mga kaibigan. Okay? So talagang personal yan. Huwag kang magtaka. Hindi nakasagot. Hindi kasi, Papa Jack, recently, kasi diba, graduating po. So may feasibility po kami. Tapos, nag-usap-usap po kami noon about sa parang maliit na bagay po kasi siya, pero parang yung ex ko po si involved ito eh. Yung? Yung ex ko po. Okay. Ate, so, if you just keep on giving me clues, there's nothing I can help you out with. Kasi wala ka naman pinabanggit na issue. Ate, puro clues eh. Ano, hulaan kita. Diyan, kunin mo yung tarot card. Tingatan mo. Hulaan ko to. Hindi ko kwento ko palang, Papa. Tapos, kumuha ka ng nga, bugahan ko din siya. Maganda.
Gawento ko pa lang ako. Okay, game. Gawento mo na. Ayun nga po, no, isang araw, parang ano, di dumating po ako noon, sabi ko, ay, ayan ba yung gagamitin natin na ano, lipstick para sa defense natin? Gumanan ako papadya. Special! Pati lipstick yun lang magkakapareha sa bagay. Ayun nga po. Oh. Tapos, sabi ko, hala, hindi bagay sa akin yan. Gumanan ako papadya sa kanila. Sabi ko, pwede bang ito na lang gamit ko, yung medyo red? Ayan. Sabi niya, alin, ayan. Sabi ko, oo, ito. Sabi niya, ay, hindi, ang pangit. Gumanan siya yung, gumanan po siya sa akin. Sino so, yan? Binaliwala ako. Sino yan? Yung ex ko po. Eh, kasi siyempre, lagi magkaka-issue yan. Ex mo yan eh. Diba? Ayun nga po. Huwag mong asahan, huwag mong asahan natin na, ano yan, na, completely, ano, civil kayo. Meron kurot yan. Alright? Eh, wala pa yung pag-iwalay nyo kasi ma-pride ka daw. So, meron kurot yan. Ano yun, hindi ko naman po pinansin. Parang, kasi parang ang lakas lang ng pagkakasabi niya. Tapos, next na. Hindi ko pinansin, pero issue mo ngayon. Loko-loko ka pala. Hindi, wait lang pa pa. Wait lang kasi. Eh, sorry. Kasi hinugutan ako, ipapalak. Sorry. Hinugutan po ako eh. Ha? Hinugutan niya ako, Papa Diyos, sabi niya sa akin nun. Hindi naman kasi lahat ng gusto mo masusunod eh. Gumanan kasi siya sa akin. Hindi ko naman ipinilit. So, anong issue mo? Gusto mong palakihin yan? Ikaw nagpapalaki nito? Hindi. Kasi parang nakaka-offend lang. Parang, pwede mo naman sabihin na maayos. Ate, parang, iniwala ko na kahit sinabi niya maayos siya, may issue ka pa rin. Hindi. Okay na mabay. Hindi ko na nga po sila pinapansin gaano. O pala naman eh, anong na issue natin dito? Wala ka palang issue. Okay, ibig sabihin, ikaw lang yung may issue sa kanila lahat. Baka pag sila kakwentuhan ko, sila okay, sila ikaw yung hindi. Hindi, kasi parang... Hindi, hindi. Nadadamay na rin kasi yung mga ano ko. Okay, ganda na. Alright. Makinig ka, eh. Shay, para ano, parang hindi ka mahirapan sa buhay, alright? Apo. Never expect, alright, that people are always affected with what you do. As if you are the center of the universe. Opo. Okay? Opo. Para hindi ka rin gaano nahihirapan sa buhay, okay? Opo. Mm-hmm. Sabihin ka lang ng pangit is, you know, the beauty is subjective. Alright? Beauty is subjective. Kung bakit sa kanya, anong pakialam mo? Diba? Pwede gamitin mo yung lipstick mo na gusto mo. Oo nga, papadya. O pala, edi yun lang pala. Ilang gifts? Yan, kuha na mo nga ito. Kunin mo yung brochure doon. Para li. Time summer collection ng bra. I-order ko to. Nakanta ko, isa mo lipstick. Hindi. Wala nang papadyak. Mag-defense ka, isa mo lipstick. Anong topic mo? Parang ano papadyak, yung supplier ng ano, isda. Ha? Flyer po. Supplier, ano, qualitative, quantitative? Galing ko, no? Ano ba yan? Hindi ko alam, Papa Jack. O, ano nga ako? Yan! O, lipstick, alam mo. Yung ano, method nyo, hindi mo alam. Si Papa ano Jack, ang purpose of na. The study? Dalihan mo, sagot! Depends to, ano yan? Ano ulit, Papa Jack? Purpose of the study. Purpose? So wala, trip lang, gano'n? Ano siya, oh? Wala? Ano purpose ng study nyo? Next question, please. Significance of the study, dali, sagot! Oh, yeah, huwag na yun. Sorry, mga kaibigan, ha? Kasi pag nasa kulay ang mag-aaral, hindi nyo jowa ko nagagawa nyo dyan. Hindi naman. Ate, defense. Alam niyo ba kung anong ginagawa? Ginigisa dyan, di ba? You are supposed to know everything about the study. Because you're a part of the group. Oo nga, Papa Jack. Purpose of the study. Purpose. Nag-aaway kayo sa lipstick, yung research, hindi nyo alam. Unahin mo yun. Okay, ito na nga, Papa Jack. Babasahin ko lang. Babasahin ko pa lang. Ibig mo sabihin natin, ibig mo sabihin sa akin, hindi mo siya, ano, alam? Basahin mo pa? Alam ko, may alam ako, Papa Jack. Chapter 4. Management study. Mahalin niyo yung ginagawa niyo. You are not gonna be in college forever. Apo, apat na taon lang yan. Huwag niyo nang katamaran. Yes, ha? Apo. Ang busy bata ay minsan lang. Unless, yes, di ba, ang school mo dalawa, junior tsaka yung ano, main.
na PC, pero anak ng toko, lipstick na gaaway kayo, PC, hindi ba intindihan? Diba? Ano, diba? Inis ka ba, Padya? Ah, hindi, naiinis ako sa'yo, more kay Love Life. Ano ba, bakit ba nagkakaroon ng feasibility study sa ano, na course mo? Ano ba course mo? Management. Ano na? Management. Okay, po. Bakit, anong kahalagahan ng PC, bate? Anong tinuturo niyan? Pag ano, pag, para pag nag-business, alam mo yung procedures na gagawin. Lahat ng, ano, aral mo. Ha? Kumbaga, pati yung competitors, yung demand, supply, oh, ano? Yung financial. Anong kahulagan ng SWOT? Kasama yan, SWOT. Ano, strength, weaknesses. Ano yung O? O, Raquel. Talimot ako yung O. Opportunities! Yeah, opportunities, tas threats. Yeah, oh. Di ba rin ta-favorite, hindi mo nakakuha yung O. Ewan. Lipstick pa na ako. Anong galit ka ba, Jack? Di ba? Kung buhay ito. Buklarin niyo yung book, wag puro Facebook. Diba? Oh, magbasa kayo ng libro. Aralin niyo yung ano, hindi yung pagdating ng bahay, inuunan niyo yung Facebook niyo. Sorry mga kaibigan ha. You know, ang nakakainis na part kasi, you go to school. Diba? You spend most of your time not learning. But diba? But by just being in school. You have to remember, yung pinambabao mo dyan, pinagana, papaguran ng magulang. Lipstick ang problema, tumawag ka sa akin, yung love life mo, yung PCB nyo, ate. Sorry, hindi ito ang tinawag mo, na ibuhit lang ko sa'yo. You have the guts and the energy to talk about lipstick, pero yung PCB, hindi mo alam. Alam ko naman ang pagdak. Oh, sige na, okay na. Ano title nyo? Love siya. Ano po? Ano pinag-aaralan nyo? Yung ano utal? Tres. Ano? Yung ano nga po, business nga po namin. Okay. Oh. Na ano? Itatayo namin pag if ever na. Na ano nga yung business nyo? Ano po, supplier po. Na? Ng tilapia po. Sa Lapia. Tanawan Market. Yes. Oh, okay. Yun yung ano, study nyo. Opo. Oh, sige, pag-usapan natin. Eh. Ano to, kumbaga, tawag nito, ala. Dry run. Hey, muna, tutulungan kita, loko. Okay. Natatawa ako. Supplier kayo ng tilapia. Okay. Tilapia, opo. Gaano kalawak yung under nyo na, ano, na pangitlugan ng mga tilapia? Para mag-supply sa market. Kasi ano yan? Quantitative yan. Hindi qualitative yan. Quantitative yan. Nama? Opo. Hindi ka sure doon. Nakaupo ka lang. Nama, di ba? Kasi kung qualitative, wala ka mang kada tilapia, titignan mo kung oil. Eto tisoy, eto maitim. Dito pwede ka. Kung ano yan? Depende yan. Nama ba? Opo. Hindi rin ako sure. Nagaw magaling. Nagaw magaling lang dito. Kinukuha ko yung feasibility ko, Papa Jack. Ha? Kinukuha ko yung copy ko. Huwag mo nang kunin, baka ako hindi makasagot. Nagaw magaling lang din ako. Hindi, Papa Jack, pinipressure ako lalo. Hindi, eh. Alam mo, ganda, ano? It's actually fun to have fun. Sorry for the redundancy, but it's fun to have fun. Yes, but then again, di ba, kahit paano, huwag naman puro ano ate, nakakainis lang di ba na marinig na ito, tawag ka, love life, lipstick, tapos yung topic mo, hindi masabi sa akin. Ikaw yung magulang, ikaw yung magulang, matutuwa ka sa anak mong ganyan? Sabi ko naman po ah. Agutin mo yung tanong ko, pag ikaw yung magulang, matutuwa ka? Siyempre hindi po. And that's the point. Anong lipstick ang gusto mong kulay? Bibilan na lang kita. Gusto ko po red. Ay, sorry, wala nga. Alam mo kung ano meron ako dyan? Kamot red, gusto mo? Yung ayan, meron pa isa, ano, kati-kati red. Alright? Opo. Again, Ate, if you're not doing anything and deliberately doing anything wrong to hurt someone else, wala kang ano,
wala kang dapat ano, issue. If you listen to your own story, ikaw lang may issue dyan, hindi sila. Ha, mali. Oo po. Tsaka aminin mo nang bitter ka. Oo nga, Babajak. Totoo yan. Bitter ka. Isa pa yun. Isa pa yun, Babajak. Parang hugot ko lang ng hugot. Bigyan na nila ng meaning. Parang gusto, feeling nila pinapatamaan ko na yung ex ko. Ganun, Babajak. Oo naman kasi, pinapatamaan mo. Hindi naman po totally. O, di, medyo o, lang. Di ganun pa rin. Pati natin hindi yung mga ano, pati natin yung mga ex. Okay, kung sino man dyan nagpo-post ng ano, quotation. Diba? Na kunyari, nakita lang sa internet, may pinapatamaan pala talaga, ayaw pa umamin. Ba? Eh, kasi pa ba dyan eh, siyempre, mahal mo pa eh. Yun, wag kang mainis. Lagyan mo ng ganung anggulo, ha? Hindi lang, apo. Hindi lang puro love life, ha? Apo. Okay? Apo. Ilan ba kayo magkakaibigan kasi dyan na nag-aaway-aaway, na magkakaano, yung groupmates, ilan kayo? 5 po. Gusto mag-Star City? Gusto mo? 5 kayo mag-Star City kahit, di ba? At least kahit matres kayo kasi hindi ka nag-review. Mag-Star City kayo. Mag-Star City na pa pa, Jack. Ha? Tapos na. Ah, di wag. Ibigyan mo ako pa, Jack. Hindi, umanggi ka na eh. Ako, isa lang ako mag-offer. Hindi, wag, hindi. No? Hindi na. Hindi. Wala. Sorry, boo. Boo. Joke lang eh. Tagal na nun eh. Sorry. Sarado pa yung ano? Ha? Yung star flyer ba yun? Ay, kawawa. Dito na sa kayaan. Gusto mag-Star City? Gusto ano mo? Po? Gusto mag-Star City? Bibili ako. Digan-digan po yan. Gusto mo ticket? Bibili ulit ako pa dyan. Hindi, bigyan kita. Hindi nga. Ticket sa bus. Grabe siya. Tama yung pinupunil. Yung inspector, oh, ticket mo, patsak na muna din ticket, ha? Ay, sir, ano eh? Nalapag ko sa kabilang upuan, lumibay kasi ako, ay, bayad ka ulit, wala kang ticket. Pati ba naman ikaw, Babajak, pinapaasa ako? Ha? Ay, pati ba naman ikaw, papaasahin ako? Ano ka ba? Si Miss Columbia nga, pinaasa ikaw pa kaya? May ba siya nga, ganda-ganda na paasa ikaw pa? Ano ka ba? Grabe siya. Alam ko na. Di ba? Lima kayo. Apo. Apat yung kagro. Panglima ka. O, bigyan ko yung apat maliban sa'yo. Hindi, para masubok natin. Wait lang. Para masubok natin kung kaibigan ka talaga nila kasi gagawa sila ng paraan na mag-ambag-ambag sa ticket mo. Diba, no? Pwede, diba? Oh, kasi ikaw magbibigay ng ticket sa kanila pero ambag-ambag sila pang ticket mo. Grabe. Walang mag-aambag. Walang mag-aambag doon. Alam ko na. Apat na lang. Iwanan mo yung ex mo. Total, nilalait niya yung lipstick mo. Wag. Ako na lang magpapaiwan. Ay. Kawawa. Asado ulit. Diba? Hindi lang akong sarili kong ticket mo. Pa-hero. Hindi naman, grabe siya. Ang problema ko ngayon, Richard, pwede ko lang ibigay ay apat. Ito na naman, i-meeting naman ako sa Jojo bukas. Richard, ikaw nang pumunta. Eh? Pinatawag kasi ako last time, nahirapan ako sumagod eh. Jan, yes sir. Are you giving away tickets of Star City left and right? Yes sir. Bakit, sa'yo ba yan? Hindi po, sorry. Wala, hindi ganun. Sige na, Bianca, ang ticket 5, ha? Talaga, Babajak, paano ko kukunin? Dadalhin pa namin sa'yo? Ano kasi swerte? Hindi, di atan ho, ha? Ano, kailan po? Actually, nakadate ito ng 2017, so siguro mo na next year pa. Ah, sige, pwede. Kung hindi, baka may nasibak ni Richard, ha? Kasi yun ako may pagkukunan. Kasi sa mga pinagagawa ko sa show ko, baka next year wala akong karir. Dede, ano, kukuha tayo ng ticket. Kakausapin ka ni Richard, off-air, right? Tapos, kukunin niya yung number mo, kukunin mo yung number niya. Parang awa mo na, huwag kang mag-detect ng bastos. Ayoko. Baka mag-reply pa siya.
Hindi. Para, pagpupunta ka para kunin yung ticket dati, magte-text ka sa kanya. Okay, unless, ulitin ko ha, unless makonfirm niya na meron ticket, huwag kang pumunta. Kasi okay, i-request pa namin yan. Hindi ko lang alam okay, ngayon po, kung ma-aprobahan. Problema ko na naman. Abunado na naman tayo dyan. Last, okay, babad, so mayaman ka na naman. Last November, wala akong sinahold. Kaka-abon ng ticket nyo. Tapos, yung, na yung iba dyan, parang naglalakad ako sa MOA, nangihingin ticket, akala mo akin yung Star City. Birthday gift mo sa akin, Papa Jack. Hindi kita pinsan para bigyan sa ano birthday mo, ha? Ito kita dito. Tama na yan, ate. Binigyan kita kasi nga, pag nag-thesis kayo, huwag ka nang gumawa pandailan sa birthday mo. Ano mong gusto? Yun na nga yung Papa Jack, gift mo na nga yun sa okay, akin. Limang tickets, dyan ka lang sa kabilang line, ha? Tapos ko ano, i-confirm mo muna kay Richard kung may ticket o wala, i-confirm naman niya sa ate kung ticket, tapos i-claim mo sa guard namin. So, kayo nalang mag-coordinate ni Richard, okay? Okay po, thank you po ba dyan. Diyan ka lang, stay on the line, alright? Opo. Stand, diyan ka lang, standby lang, okay? Opo, thank you. Thank you, you're welcome. Ayan, pag-usapan ng mga tilapia. Dapat kasi sinabi niya sa kanyang ano, ex, no? Psst, ikaw, ba't hingin nga ng tilapia mo, gano'n? Hindi pa rin malimot isang katulad mo. Happy, ano, Blade? Happy third month. Ayan, Baby Arky. Happy 21st birthday, Victor Bontok. Advance, happy birthday, Tricia Balbido. Ay, kayo wala mabati po. Wala. Mga bisita ko dito ng gabi, mga kaibigan, walang kibo. Pag walang kibo, nag-aalala ko, baka may gawin masama. Pag hindi nag-a-quen. Joke lang. Welcome, ha. Uy, Dennis Francisco, naka-antabay siya. Hello po, ayan. Ay, nako, maligayang pakikinig po, ayan. Kay Kenneth ko, nakasama ko kanina. Maligayang pagbati sa kiyo. Ayan, tapos na ako, ha. 12:40, tapos na ba ako? Ko alam mo, kukuha pa bang caller? Tagarin ko pa ito ng ano? Hmm? Si ano, si dan-dan-dan-dan. Ano ba ito? Sino ba ito? O yung mga ano ha, yung mga ayan, yung mga nagtitext sa akin, pakilagay po yung pangalan ninyo sa text ninyo, so ano, maisave ko. Kasi po, di ba, naikwento ko na to, masakit man tanggapin, uulitin yung kwento. Nung ano po, bakasyon, wala akong magawa, hindi ako naka-ere. Nagpunta ko sa, ano, sa settings ng phone ko, nakita ko yung restore factory settings, binindot ko po, so nawala lang. Nagtanong ba siya, are you sure? Nag-guess pa ako, bad trip. So, alam niyo na ha, walang naiwan ni isa. Hanggang ngayon, nag-save pa ako ng mga numbers, pusa. Ang libo mahigit to. Masakit na yung anes kung kakasave nito. Right? Tapos pakiremind ako kung saan ko binigay ko ba yung number ko sa'yo. Baka mamaya nakuha mo lang kani-kanino. Ay, hindi ko basahin yan. Ganun ha. Thank you, sabi ni ano, Raymond dito. Ayan, maligayang pakikinig po ha. Ng IB Corp. Thank you very much. Si ano, si Ogie. The policeman, nandito ngayon, ha? Pakibati naman, sabi niya ang BSK dance group ng San Juan. Ano, may dance group ka? Kung kailan ka nag-create, nag-dance group ka? Ano yan, Ogie? Sa bagay. Itong kilala kong police na to, bait. Uy, ha? Binabati ko lahat ng ano, police na naka-antapin mga kaibigan sa buong kapuluan, ha? Ako po ay anak ng pulis. Yung tatay ko naka-duty sa langit. Pa, wag kang dumalaw. Diyan ka lang. Stay put. Pero mahal ka namin, ha? Picanto Club PH, naka-antabay. Dance group ng San Juan, ha? Yung BSK dance group. Son Arcangel. Maligayang pakikinig. From Ogie the Policeman. Si Papa Kim Binilion. Sabi niya, Papa Jack, eto number ko. Pops, na ano ko, na ko pa na save kita. Actually, ikaw nga lang yung hindi nabura eh. Hindi ko alam kung bakit. Ikaw lang yung dinabura. Papa Kimby, maligayang pakikinig sa iyo. Maligayang pakikinig. Si ano, si
Jay Mayuga nakanta by happy listening to Kuya Raycard Ben Leyan Roque from Jay Mayuga. Papa Jay, maligayang buddy sa'yo. Si Boyet Guevara, nakaantabay siya. Batiin mo ako, Boyet Guevara to. Hello sa'yo, Boyet Guevara. Nasaan ka man, Eddie, hello. Ana? Ana, no? Boya, batiin ko ulit yung mga taga-Animal House, ha? Nalungkot na lang. Nakita ko na may picture ng aso ko. Nandiyan naka-confine ngayon. Ano ba yan? Magpagaling ka na, promise. Pag nagpagaling ka, bibilang kita ng bagong cellphone. Ano aso? Yung mga katulog ngayon, hindi ko siya katabi. Hindi yung kumakanta. Yung bunso. Yung bunsong aso namin. Wala, hindi yung mga katulog ngayon. Sa mga nag-get well soon po sa kanya sa aking Facebook, Twitter, tsaka Instagram, thank you for sending your love. Wala na, umuwi na! Hindi na nagpaalam sa inyo! Ay, dito pa lang ko. Sorry! Paalam na aking mahal. Yun lang, wala lang. Bye-bye! Bye-bye na. Alis ka na. Ang title ng chart? Bye-bye na. Bye-bye na rin ba sa ating ala-ala. I'm blessed, mga kaibigan. I go in here every night, give advice, as if I know everything, all the answers to your question, but I just try to be a good friend and do crazy things and you left with me every time. So thank you very much. Salamat po sa mga nakikinig sa ating lagi-lagi. Mag-iingat kayo, ha? Salamat sa inyong pag-antabay sa akin. Palapalagyan. Thursday ng gabi, magkita-kita po tayo. Ingat-ingat. Sa mga nakameeting ko kanina, mga kaibigan, I had a couple of meetings today. So, maligayang pakikinig po at salamat. Sa mga hindi ko nabate, magagalit ka na naman, tsura mo. Sorry, I'm so sorry. Hindi kita nabate. Michelle Abila, maligayang pakikinig po. Walang kwenta yung caller. Ano ba yun? Si Jessica Marie. Jennifer, nakaantabay. Jenny Lynn and Hug. Ano man yan? Hello. Arminda Evangelista. Ah, sa Taiwan. Hello po. Sa mga nag-tag sa akin ng picture sa mga dogs nila. Hello po. Love them. Because all they love is you. Ingat-ingat. Papaalam na ako, mga kaibigan. I'll see you again tonight. Ang Thursday edition ng ating programa. Mamayang gabi. Sabado Linggo, nasa Paris Point ako. Baka meron kayong time. Kita-kita naman tayo. Ngayon pa lang planuhin nyo na. Right? Sa darating pong Sabado, this coming Saturday, di ba ako ay nasa Olonga po. Right? Sa 17, ako ay nasa Mall of Asia. Right? Sabado, ako ay nasa Olonga po. Sa Linggo, ako ay nasa Mall of Asia. Sa Sabado at Linggo. So, sa mga taga-Olonga po, nandiyan po ako sa Sabado. Sa Linggo, nandiyan ako sa Mall of Asia. Uy, salamat sa aking Paris Point family, ha? For the continuous racket. Racket. Thank you. Sa mga nagamanayo ngayon, ingat-ingat, maluwag ng kalsada. So, please, drive defensively. Mag-ingat kayo. Sa mga may sakit, gawalin na po tayo. Kayo pala. Ako wala. I'm healthy. Like, Uber. This has been me, the one and the only nice and naughty, ang nag-iisang DJ na pilingerong sexy. Ako po kanyang papang si Papa Jack. Cool. Hanggang labas. Waving goodbye to all of you now, ang DJ na sobrang harot na pagkakamalang bayad.
But if you're looking for some joy, I can always be your boy toy. Please, keep juggling every single day. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bisyo na to!